Streaming live from Quezon City here in Metro Manila, Philippines, and you are watching Tonight with Alan D. Or in short, Tuwad. Tuwad, Tuwad, Tuwad. Grabe, taas ng energy dapat. Ganun. Ayun. Hi, guys. Hello, hello, hello. It's a hot, hot Wednesday night. Hi. Painit ng painit ang summer, guys. As in, at lalo pa natin itong painitin ngayong gabi kasama ang aking tatlong bisita na hinihintay ko pa. So ano kaya sila? Ang aking unang bisita, hinihintay ko pa mag-join kasi nakita ko kanina sa kanyang Instagram stories, parang na-injure yata yung paan niya or something. Likot-likot kasi. So wait ko pa siya kung papasok na ba siya or what. Excited na ako, guys, na chumika sa mga aking hot na hot na guests tonight. How are you guys? Yay! I'm excited. Ay, ano na ba? Asa na ba yung aking guest? Join ka na, please. Titingin muna ako ng mga comments nyo, guys. Ha, baka may comments. Ayan. Mag-hello-hello muna tayo sa mga, mga Derek Dreamers. Ayan, mga fans. Sana marami pang fans. Wait pa natin ang inyong idol. Nasaan na ba siya, guys? Kamusta naman kayo tonight? Asan yung pa-music ko? Ba't nawala yung pa-music? Okay, waiting galore muna tayo. Asan na kaya ang aking guest? Sandali, tinatawagan ko na, guys. Na-traffic kaya? Joining na raw siya? Joining? Asan na siya? Oh my gosh! I'm excited ng chinika tonight. Nyar! Alam mo nyo na, ang guest ko, mga hot na hot na bench hunks. Waiting pa natin na mag-join. Siyempre, una natin chichikahin, guys, ang bagong pasok, ang pinakabago sa bench body, bilang bench body endorser. Siyempre, si Derek Monasterio, guys, di ba? Siya yung newly minted bench hunk. Newly minted! Oo, hintayin natin. Baka na-injure kasi ang bagets. Kaya medyo natagalan pag-enter. Ginigreet ko muna aking mga friend na nanonood. Yee! Hi guys! Una na si M. Aking friend na si M. Si M Paktita, si M Arches na nasa New York. Yee! Nabet-nabet si Derek. Hi, M!
At saka si... Sino po? Si friend namin na si... friend niya na si Rafa McBride na nasa West New York watching Tushali ng mga... Ano na nanonood sa atin tonight? Oh? Yan, na friend ni F, si Rafa McBride. Ganda ng name, ha? Oh, mga bet nila yung mga... Ano, syempre, mga bench hunks. Hihi! Pero sana dumating yung bench hunks. Nasaan? Oh my gosh, wala pa aking bisita, guys! Kamusta kayo? Ang init, grabe. Painit na, painit ang yung gabi. Grabe na ang summer. Ano pa? Ano pang comments dito? Patingin. Ayan, oh. Ayan, gusto ko yung... Gusto niyo rin yung bells. Hi, kay Romel. Hi, Romel! Ang mga friends ko na nanonood na, Romel Gonzalez, na super watch every episode. Walang namimiss na episode ng Tuwad. Yay! Hi, Romel! Hi, Gil Queer ba? Ayan. Oo. Labdalab natin si Gil. Mamaya, wait nyo lang. At ako rin, wait ko rin. Nasa na ba? Asa na kaya ang aking guest? Diyos ko, Derek, where are you? Kakalurk, yeah. Yes! Thank you, Romel. Oh, watch never miss. Super watch galore. Hmm. Makagil. Yee! Uy, watch lang kayo, guys. Huwag kayong umalis, ha? May nintoy natin sila, ha? Oh my gosh. Where are you, Derek Monasterio? Wait lang, guys. Baka kasi ano? Na-traffic! Kaka-lurky. So, anong ating pag-uusapan ngayong gabi, guys? Na... Ayan. Oh, in fairness naman sa mga pa-comments ng mga ano, netizen, mga ano, nanonood sa mga viewers natin tonight. Deserving daw. Yung tatlo na maging bench endorsers. Oo, kita nyo naman yung mga katawan, di ba? Hindi delicious. Yummy-licious. Sabi nga ni Jerry Olea. Mga kapuso hunks, in fairness. Okay, habang hini-wait natin, ano pang mga comment, ano pang masasabi nyo, guys? Napanood nyo naman, nakita nyo naman yung mga ano, di ba? Yung mga naglabasang photos nila, yung kanilang mula sa bench body campaign ng tatlo. Talaga namang nakapag-iinit. Oo, ayan, oh, sabi ni ate, oh, ni Judy. Ang hot po nila. Mm. Di ba? Tama. Pero nasa na siya? Sayawan ko na lang muna kayo, guys. Habang hinihintay. Nakaka-lurking aking mga guests. Actually, si Derek ang ating winawait. Dahil siya ang ano, siya muna ang ating isasalang, i-hot seat. Hey. Thank you! Thank you! Ang cute ng neon sign bigay ng isa kong friend, na super love kong friend. Pag pinagawa niya yan, ha, in fairness to her, talaga ko. May pa-special ano siya ng tuwad. Signage. Neon sign. Ayan, watching daw from Santa Rosa. Santa Rosa! Social, yay! Mga nag-iliyab, mga boys, di ba, in fair. Ano yung tanong ni EA? May bench show ba this year? Nako! Parang medyo malabo yata magkaroon ng bench show ulit in the near future, guys. Kasi di ba, tayo ang bansa natin ay nasa pandemya pa. Yung iba siguro pwede na mag-ganon yung mga gathering na malalaki. Yung mga ganyang pa-show, pa-passion show. Pero sa atin parang medyo malayo-layo pa tayo dun, guys. Gustuhin man natin. Talaga nagbabasa lang ako ng mga comments. Subuti lang nagko-comment kayo, guys. I love the background. Thank you, Jan. Oh, ayan, may nag-hi na kay Derek. Oh, Papa Derek daw.
So, nasaan naman ang Papa Derek nyo? Na-traffic ba? Anong sabi? Nagulat kay Derek. Na nag-post na nakabit. Ang dami niyang ginulat, no? In fair. Mas hot daw. Sabi? Paaliw. Thank you, guys. Kakatuwa mga comments. Oh, baby. I'm watching from Cebu. Yay! Hi! Guys, huwag niyo akong iwan, ha? Usko, eh, papasok na raw. I-follow up ko raw lolo mo. Ayun na nga, kanina pa nga. Ito na nga, naguguluhan ng mga taga-GMA kung nasaan siya. Nire-send raw ulit ang link. Anong nangyayari kay Derek mo na stereo? Hi! Oh, Litex QC, Barangay Payatas na ko, mga taga-QC. Tayo mga taga-QC, ingat-ingat, guys. Alam nyo na. Oh, I love you so much daw. Ang dami nag-aila. Ang dami nag-message, pero wale pa rin ang ating iniinta. Ay, ang bongga naman ng summer. Hi! Hi, Novi! Tuwa naman. Pero alin din ako dito ngayon ako nakapagbasa ng comments, ha? In fairness to me, ha? Kasi pag nag-host ka naman, ang hirap naman gumawa ng ganito. Mahirap mag-multitasking, di ba? Ay, oh, happy feel. Cute naman ang mga comments nyo, guys. Keep them coming. Oo. Parang mamaaliw ako habang wala akong kasama dito. Gilang. Hi, Gwit. Hi, Gil. Ayan. Oo, in fairness kay Gil. Napakabait niya. Napakagwapo at napaka-delicious. At ang bait-bait ni Gil. Oo nga. Sana dumating na siya. Ang hirap pala nang wala kang guest, no? Kasi ang ano ko naman dito, wala naman akong chichikahin. Iba kong din siya, di ba? No, ang kukwento ko sa inyo, guys. Oh, watching from... Ang cute naman. Oh, San Pedro, Laguna. Hi, guys. Mexico, wow, Pampanga. Yuhuu! Bongga, mga probinsya represented, ah. Pabakuna na tayo. Aba, naghihintay kay Derek. Ano ba yan? Ay, mukhang eto na siya. Wait lang, guys. Mukhang eto na, ha? Wait lang. Aya. Okay, eto na, guys. Excited na ako, guys. Kasama ko na tonight. Ang hot na hot ng mga benchmarks at kapuso actors. Upisa na natin with my very first guest. Tawagin na natin siya. Here he is. Wait lang, guys. Sandali, may bumper. Mayroon akong bumper. Wait lang. Here he is, Benchak number 1, Derek Monasterio. Kuya Alan, hello. Yes. Ayan! Oh my gosh, finally! Yuhu! Derek mo, yes! Can you hear me? It's working. Yes, I can hear you. Yay! Uy, natuwa naman ako. Yay! Diyos ko! Alam ba, ilang minutes? 14 minutes. Oh, thank you. 14 minutes na akong tumutokis dito dahil wala ka pa. Nakakalo. Ano nangyari sa'yo? How are you, Derek? Ay, mag-hi ka muna sa mga lahat na nanonood. Kanina ka pa nila gine-greet. Yes, good evening everyone. Sana okay kayo ngayon. Sana safe kayo. Sana nasa loob kayo ng house nyo. And sana ma-enjoy your show. Yay! Ayan! So, welcome muna kita officially dito sa Tonight with Alan D. I'm so happy na paunlakan mo ako, Derek, ngayong gabi. How are you? Oy, kamusta ka? Ba't ka natagalan? At saka ano, nakita ko kanina sa stories mo, parang na-injure yung ano mo, shin ba? Yung sa may paa mo? What happened? Yes, actually, kaya ako natagalan, Kuya Alan, kasi nag-ice therapy ako eh, kasi sobrang sakit. Ah. Pero okay, okay naman na. Oo nga eh. Ano yung ginagawa mo kanina? Tumatalong-talong ganun sa ano sa parang box. Anong tawag doon? Yes, from ano yun? Plyo box. Mampataas ng talon. Parang ganun. Pampalakas ng cardio. Oo. So, lagi may ginagawa. Pero kanina medyo namali ng ano, di ba? Namali yung ano. Namali yung footing ko. So, Oo, yung footing. So, parang ang sakit nung tama ng ano. Okay. So, thank you. At nandito ka pa rin. Yay! Thank you. Okay. Ayan. Oo, ayan. Just gonna excite ako, ha?
Oh, eto na. Okay, Derek, bago natin pag-usapan yung ano ha, ang iyong much talk about na ano, the bench body photo shoot. Eto muna. So, Derek Leander, you're 25 years old na pala now. Imaginein mo, grabe. Parang yes. Kailan lang. Oo, parang kailan lang. Wala ka pang kamuwang-muwang, Derek, di ba? Char. Ngayon, marami nang nalalaman sa mundo, Kuya Alan. I'm sure. Okay, so definitely the twink is now a twunk. Alam mo ba yung twunk, Derek? Twunk. Yung tawag. Yun ang tawag sa dating twink who turned into a hunk. Kaya naging twunk. Yeah. Kala mo ha? O, di ba? You learned something. Okay, so you started when you were 15, Derek. Tama ba? Tama ba? Yes. 15 ka na. Sa Twin Hearts at sa Party P. Party Pilipinas ng GMA. Fresh na fresh. Totoy na totoy. Oh, pero eto, ever since bagets ka, Derek, natutuwa sa'yo yung mga showbiz press dahil magaling kang sumakit sa mga biruan, masarap kang kachika at kakulitan, di ba? Yan ang image mo sa amin eh. Kasi marunong ka makipaglandian, kaya aliw sa'yo ang mga press. At may image ka na ano, medyo pilyo, maharot, game sa mga asaran, ganun. Agree ka ba sa mga sinabi ko? Actually, yun talaga yung personality ko, Kuya Alan eh. Kaya lang, siyempre, napapagalitan tayo minsan, kaya kailangan mag-down. Oo, kasi siyempre, bagets ka pa noon, di ba? So, medyo napapagalitan ka pa. Eh, pero ngayon naman, eh, siyempre, 25 ka na, so pwede na. Okay, at dahil nga ganun yung trato mo sa amin, Derek, sa ano, sa movie press, hindi nagkaroon ng malisya sa'yo ang mga press. Wow! Di ba? Lalo na ako, talagang wala at talagang zero malis ako, why? Wow, fair. Diba? Parang nakitang nanay, Kuya Alan. Grabe sabi. Baby brother lang sabi ko, nanay ka naman dyan. Grabe ka. Ano ba? Sige, ate na lang ate. Ayan, okay. Okay, ito na. So let's talk about your being the newest bench body endorser. Yee! Kasi alam ko naman, Derek, na noon pa marami nagko-convince sa'yo na mag-post for ano bench underwear. At finally nga, nangyari na siya ngayon. Yes. Ayan! Nakita mo ba yung picture, Derek? Parang yan naman, oh. Mamaya pag-usapan natin yung mga edit. So what convinced you, Derek, na pumayag ka na finally mag-shoot para kita sa hardware campaign ng bench? Actually, Kuya Alan, pumunta ako sa araw na yun, dun sa bench tower na hindi ko alam kung anong isushoot ko. Ah, seryoso? Seryoso. So, totoo yun? Totoo yun. Kasi panood ko rin nga sa news. Sabi ko talaga, ha? Pwede yun? Totoo ba yun? Hindi ko talaga alam. Akala ko tapare. Which means damit. Na dati mo namang ginagawa. Oo. Oo. So pagdating ko, ang dami ko pang kinain the night before. Nag-cake pa ako. Anong sweets. Anyway. Salaga? Sinabi sa akin, ito yung sasuot mo, pinakita sa akin yung white na underwear. Sabi ko, talaga po? So, nung nakita ko yun, tumawag ako. Grabe, oh. Sabi ko, kita, ano pala to? Underwear shoot pala to? Sabi niya. Oo, nabanggit ko na yun sa'yo dati. And apparently, nabanggit niya na pala sa akin. Nakalimut ako lang. So, sino to si tita? Sino tita to kausap mo? Ha? Sinong tita tong kausap mo? Sabi mo, tita? Tita Tracy, my man. Tita Tracy. Yeah, si Tita Tracy. Oo. So, nakalimutan mo na sinabi niya sa'yo before. Nakalimutan ko siya. Ano ba yan? Nakalimutan mo talaga. Kahanda, Kuya Alan. Ah, grabe. Yun yung ang next yung question eh. Oo, how did you prepare for the shoot? So, wala kang preparation at all? Walang preparation. I wish I was more fitter. Kasi kaya ko pa yung gawing mas fit kasi hindi ko alam eh, wala akong pinaghahandaan. I was just doing my daily workouts. Pero usually kasi Kuya Alan, pag meron akong mga shoot, pag meron akong ramp na kailangan pakita ng body, hindi ako kumakain at umiinom ng tubig the day before hanggang sa shoot. Yes. Tapos talagang naka-calorie count yung diet ko. Mm-mm. And mga time na yun, wala talaga. So buti na lang talaga. Nahabol. Hindi nga. Ano mga equipment dun sa okay. So nag-workout ka ng konti doon.
Yeah, nag-pump noon. May gas? So, ganun yung epekto ng ano mo? Ganun yung itsura? Ganun yung kinalabasan? Hindi ka pa-prepared nung time na yon, Derek? Ano to? Actually, prepared ka? Alan, pero okay. Mas may kaya pa yon. Mas kaya pang... Okay. May kaya pa, mas kaya pa sana kung alam mo talaga that day na mag-debrief ka. Yes. Okay, so kasama ba sa ginawa mong ano yung pag-exercise, pag-work, yung bodybuilding na ginagawa mo ngayon, nagbubuhat ka ng mga bakal? Nakita ko, kakalok, ang laki ng mga barbell na binubuhat mo. Yes. Ayan. Ano ba? Ito, yun yung during the hard lockdown. Yung mga first few, two months niya nung di talaga tayo lumalabas. Yan yun. Anyways, I'm doing CrossFit kasi Kuya Alan eh. Ayun so, nga, oo. Bala kong mag-compete internationally. Kasi it's a sport na mixed thing eh. So, hindi siya regular na buhatan na bodybuilding. Meron talaga competition involved. So, yun, nai-love ako dun sa sport na yun. Ang alam ko, yung CrossFit Games na yan, ginagawa siya iba't ibang bansa, di ba? Yes, exactly. At grabe yung mga... Yes, at grabe yung laban na yung competition dyan. Parang, ang recently yata ginawa sa Wisconsin, di ba, sa Amerika. Yes! So, galing mo, kasi, syempre medyo nag-research ako. Kasi parang nakita ko na sabi mong lalaman ka ng CrossFit Games. So, seryoso ka? Ganong katindi yung lalabanan mong ano? My gosh! How long would you prepare para makasali, qualify? Yun, I'm very serious about it. I even hired myself a conditioning coach. Tapos, I watch what I eat. Tapos, I prioritize recovery. As in, after solid session, as in, mag-a-ice ako sa buong katawan, mag-a-ice bath ako. Mga deep tissue massage. Mga ganun-ganun. Wow! Oo! Sandali, bakit ka napapunta sa ano? Ba't mo nakahiligan ng CrossFit? Why CrossFit specifically? Kasi Kuya Alan, medyo nabobore na ako sa normal na buhat eh. Kasi if people know me, my personality is very competitive. Even back in high school, as in sa basketball games, as in hindi ako nagpapatalo. So nakahanap ako ng sport na gusto ko, which involves bodybuilding and competitiveness, which is CrossFit. So sabi ko, okay, ito na yung sport para sa akin. Ito yung gusto kong pag-aksayahan ng oras. Okay. Pero yung pagiging bodybuilder naman, Derek, hindi naman yung tipong yung grabbing malalaking ganon. Hindi naman siguro yung ganong super bodybuilder na todo, ha? Hindi rin pang showbiz kasi yan, Kuya Alan, eh. Oo, kaya nga. Huwag naman yung super lalaki na ano, ha? Yeah. At saka, you know what? Oo. Saka, you know what they say about bodybuilders? Pag masyado... Natawa ka na agad, hindi ko pa sinasabi. Pag masyado raw lumalaki ang muscles at biceps, may lumiliit daw ng ibang parte ng katawan. Hindi yun. Talaga ba? Kasi ano yun eh, gawa siya sa muscle, Kuya Alan. Yung part na yun? Oo, tissue and muscle. So, pwede mo ano yun, i-develop. So, hindi totoo umuurong daw? Parang hindi naman. Okay. Okay. At least, di may assure. Kuya Alan. Kasi yun ang naririnig ko pag sa mga bodybuilders. Kasi grabe yung mga di ba? Mga biceps. Pero sabi, meron daw lumiliit na part. Wala ka bang naging ka-relationship na bodybuilder? Ewan ko sa'yo. Hindi ko sasagot siya. Later na yung mga tanong mong ganyan. Okay. Eto na nga. So nakakatakot minsan, nakikita ko sa stories mo na ang lalaki, as in, ang bibigat ng mga bakal, mga barbell na binubuhat mo. Parang babagsak. May nakita ko one time, parang may bumagsak sa likod mo talaga napapatili ako. Ano ba yan? Dangerous, ha? Hindi ka natatakot? Ganun talaga, Kuya Alan, eh. Part siya ng improvement yung mga pasakit na nangyayari. So, yun nga. To compensate with that, nagre-recover ako. So, ang dami kong ginagawa. Pero ingat ka, ha? Alam mo yung parang any moment pag nahulog sa iyo, parang pwede ka mabalda. Ganun ba 'yon? Yung malalaking pag super heavy na, pwede ka ma-paralyze, pwede ka exactly. Mga ganun. Hoy,
Ano ka dyan ha? Mag-ingat ka, Derek. Nakakaloka ka. Ang hirap na. Diyos ko. Parang buwis buhay pa yung naisip mong ano ha? Sport. Nako, mag-ingat. O, tapos eto, nakita ko rin sa post mo sa IG mo na meron kang sarili mong home gym. Pinakonvert mo yung garage nyo. At hindi ka na kailangan lumabas to work out. Yes, Kuya Alan. It was galing naman. A project of mine and Moss Design House. So, mm-hmm. It's an interior designing company here in the Philippines. Yes, yan din yung gumawa nung yung kay Raver na house, di ba? Siya yung gumawa. Yes, Raver. Yes, na ang ganda. Oo. Yun. Galing nila mag-asawa. Wala lang, nagsara yung mga gym eh. And very active person ako. Parang kailangan nating ituloy kung ano yes. So, yun na, gumawa ko ng home gym sa house. Ang galing. From two-car garage. Naghanap ako ng parking somewhere sa labas tapos ginawa akong gym. Yes, galing, di ba? Wala ka pang kaagaw, di ba? Wala kang di ka mahawa sa mga virus, di ba? Exactly. Galing. Walang sisira ng ng mga gamit mo kasi ikaw lang nagbubuhat. Oh, tama. Pero later on, Derek, pag halimbawa wala nang pandemic, pwede ka mag-invite ng friends over, ganon. Yeah, pwede. Oo, di ba? Pwede naman, Kuya Alan. Oo, kasi para may ma-enjoy din nila yung... Oo. Mas masaya mag-workout pag pagkasama yung mga kaibigan. Correct. Oo. Tama. Okay. Back to bench. Okay, eto, Derek, how different is an underwear shoot sa isang ordinary photo shoot? Kasi di ba, usually maraming tao pag pictorial eh. You know, alam nating mga di ba, pictorial. Pag underwear shoot ba, ganun din ba? O mas intimate yung setting? Yan, mga ganyanan, no? Same lang, Kuya Alan, eh. Talaga? Same amount of people na based on my experience, dun sa underwear shoot saka sa apparel shoot ko. So, okay lang siguro kasi sometimes sa bahay pag may mga bisita minsan minsan bumabala ako na naka-boxers mga ganun kasi syempre, wow. Bahay naman yun, di may na-expect na yung mga bisita. Oo nga, exactly, bahay naman yun. Eh eto naman may ibang tao na makikita ka naka-brief. Oo. So feeling ko nasanay ako sa mga tao. Bong, ganun nasanay. Oo. Okay, yun yung itatanong ko sa'yo. Anong pakiramdam nung nakakapiranggot lang na brief yung suot mo? Tapos may mga, ang nipis nung fabric, di ba? Tapos nakatutok sa'yo yung mga ilaw. Tapos may mga camera at yung mga tao, may mga ibang tao nakatingin sa'yo. Hindi ka na ilang? Grabe ko yan, hiyang-hiya ako. Kasi, talaga? Okay, normal na pose na nakaupo ay ka lang. Tapos naka-brief ka. Parang okay pa eh. Pero yung parang naka-spread pa yung legs mo. Parang, wow, hirap na ito ah. Naka-spread wide. May ganun ba? Ay, yung naka-wide ka na. Ito ang ganda nito. Oo. Medyo nailang ka dito? Nakailang yan, Kuya Alan. Kasi syempre, di ba? Ang ganda ng abs mo dyan, no? Grabe. Thank you. Actually, ang ganda ng nila dyan. I look more tan dun sa photo na yan. Kasi maputi ako eh. Oo. Talaga? Anong ginawa? May nilagay sa yung any body makeup? Yes, dinigyan ako ng body makeup na parang... Ang ganda. Oo, tapos parang natural. Oo. Yes. Ano yan? Cozy ho yan. Yun yung... Si Cozy. Oo. Magaling yun. Yes. Oo, parang favorite din siya ni Alden, di ba? Yes. Okay. Oo, galing naman. Okay, so sa ilalim ng underwear, Derek, bilang manipis nga siya, yung fabric, meron ba nilalagay doon na protective layer or something? Para hindi masyado ma... Narinig ko na yan before eh, yung mga ganyan-ganyan. Oo. Binanggit na yan sa akin na parang pag underwear shoot daw, usually, naglalagay sila ng mga ganun. Oo. Na parang... tissue pa nga, di ba, Kuya Alan? Na parang, minsan daw tissue. Imumold mo. Yes. Imumold. Sa hubog. Oo. Sa akin, wala, Kuya Alan. Kasi, Unang-una, hindi ako marunong, tsaka nakakaya. Nakakaya sa umutusan ko. Oo nga. At saka, hindi man tissue or wala ba siyang
hindi yung dinadaya na parang merong something na medyo mas pampakapal para hindi naman ganong aninag na aninag yung family jewels mo o nung mo, oh, di ba, ng model, parang ganon. Kasi ang nipis, alam mo, ang nipis talaga ng, syempre alam ko yung mga fabric ng ano, ng bench underwear, so di ba ang ninipis talaga sobra. So, oo, di ba? So wag ka na lang ano, kuya Alan, di ba, pag shoot, huwag ka na lang masyadong mag-isip ng mga bagay-bagay. Yeah! Kasi any moment. Yung technique. No, pumunta tayo dyan maya-maya. May tanong ako tungkol dyan. Eto muna. Yung body hair mo, yung body hair ninyong mga ano, bench hangs, paano yon? Kasi dapat smooth at malinis tignan. Kasi pag underwear, para hindi malaswa ang dating, di ba? Nag-shave ka ba muna o nagpa-wax ka, Derek? Paano? Ano ginawa sa mga buhok mo sa katawan? Wala, Kuya Alan. Walang ginawa kasi nga hindi ko alam na underwear shoot pala, so wala talaga akong time maganda. Pero if my time ako maghanda, I would have trimmed sa mga hair ko sa body. Pero parang hindi ka naman ganun ka-hairy pala. Actually, hindi naman. Hindi naman. Okay. Alam mo na, baka may mga maligaw-ligaw na strands ako saan. Kaya nga eh. Yes. So, malinis. Oo. So, hindi naman. Hindi nila sinave. Wala silang tinrim or what? As wala is yun? Ay, yes. Bongga. So, ang linis talaga ng body mo pala, no? Hindi ka yung mabuhok. Tamang hindi ka ligo lang. Oh, ligo lang yun. Well, hindi ka mabuhok talaga, Derek? Or medyo kakashave mo lang nung ano na yun? Nung actually, time na yun? Hindi naman, Kuya Alan. Hindi naman ako mabuhok. Pero okay. Sa face, madali akong tubuhan ng facial hair. Pero sa body, hindi naman siya. Okay. Nice. Ang galing, ha? Walang ano, walang wax-wax or ano yun? Ang kinis. Tapos, bilang almost naked ka nga doon, may time ba, Derek, na nako-conscious ka dahil parang kitang-kita na yung kinabukasan mo, yung kaluluwa mo? Eto, oh, eto, gusto ko tong shot na to. Yan. Actually, ano naman eh, the thing with bench underwear is hindi siya malaswa tignan eh. Yung nakikita ko sa kanya. Yes. Some underwear, classy. Yes, yung some underwear kasi 'di ba yung capture niya parang it's too narrow na makikita ang mga hindi dapat makita. So, ang napansin ko sa bench kasi medyo malawak yung capture. So covered talaga. And ang silky nung fabric. So actually I've been ano talaga eh, ever since talaga bench na yung sinusuot ko underwear tapos. Sobrang happy ko lang na ako yung nakuha. So ayan nga oh, so hot. Para kita para walang preparation, tama, bongga. Eh paano pa kung nakapag-prepare? Grabe naman siya. Okay. So eto na, during the shoot, ayun na, may time ba, Derek, na parang medyo nagre-react yung sensitive part ng body mo bilang halos naka-expose nga siya doon, di ba? Nagre-react, as in biglang parang medyo, minsan maramdam mo, parang medyo nagigising ba siya? O sobrang tulog lang siya the whole time? Tulog lang siya the whole time! May time naman na parang medyo ano, nagigising. Alert siya oh. Kasi sa studio medyo malamig. Saka, well, pag kinakabahan ka kasi Kuya Alan, nagpa-pump yung blood mo eh. Ay, so, naku. Nagpa-pump yun sa buong katawan mo, including there. So, ay? Medyo, ano? Ano mo yun? Nagpapalsate. Ay! Buong gano'n nagpapalsate? May pulsating? May pulsating something? O sabi, pero sabi mo nga kanina, di ba, mag-iwasan mo na lang ano, mag-isip ng mga medyo makakapagpa-react sa kanya, di ba? Yes. Think of ano, non-sexual stuff. Pero bilang, yun nga, sabi mo, nagpa-pump yung dugo. Tapos tao ka lang naman, di ba? Minsan, talagang ano, pag dumalo yung dugo doon, paano mapipigil? Di ba? Ano ba? Ano ginag... Mind control lang din, Kuya Alan. Okay. Okay, so... Tables, chairs, apples... Wow! Think of everything nice. Natawa ako sa tables and chairs. Nakakaloka. Ganun ka-wholesome ang iniisip. Inanimate objects. Okay. Okay, paano naman pag medyo ano, parang, ayun, eto Derek ha, parang, paano pag medyo OA yung bumabakat dun sa underwear? Anong ginagawa? As
Kasi minsan, parang medyo pa-scandalous yung dating. Papa, anong gagawin? Siguro, Kuya Alan, hindi ko kunin ang bench pag masyado kang scandalous. Kasi, oo. Unang-una, hindi yan pwede, alam ko, hindi yan pwedeng ilagay sa billboard. Yes, oo. Medyo malaswa, di ba, Kuya Alan? So, oo nga. And siguro, if ganun, if wala, gifted yung model, let's say, for example, ang gagawin nila siguro, i-edit nila. Yes, medyo, ayan, okay. Gaya niyan, ayan, ang gifted model, ganyan. Hindi ba? Ayan, i-focus nga, ano nga, i-close up. I-close up nga! Ayan, ganyan, Actually, Alan, ang gusto ko sanang lumaki sa akin yung puwet. Actually, yung pinaka-work ko ngayon. Hindi pa ba malaki puwet mo? Normal lang, normal. Pero gusto ko, gusto ko yung medyo mas packed pa. Okay. So, yun ang mas gusto mo lumaki. Dahil yung isa, okay ka na. Hindi naman, kaya. Actually, masaya ako sa binigay sa akin ni God. Oo nga. Diba? Oo naman. Mukha nang dapat ka maging masaya. Tapos, proud tayo kahit ano pa yan, Kuya Alan. Correct. At yun ang, at tapos, paano naman kung di opposite naman yung kwento, ano, Derek? Kung flat naman na flat, tapos wala, kumbaga wala man lang ka-bulge-bulge, anong gagawin? Pag ganun. Sino mag-a-adjust? Ay, doon tayo sinasabi mo. Ah, yun ang medyo gigisingin mo na ang mga diwa mo para ano. Yan, yeah, no? O, saan nalagay na tayo ng mga unknown objects. Diba? Unknown? yung medyo, ano, medyo may pagka, ano, impure, ano, impure, oh, para medyo gumalaw-galaw na yung, ano, Kasi ang pangit, alam mo, ang pangit din naman, Derek, kung walang ano ha, yung walang malang ka, parang flat na flat ha, kumbaga sa girl flat-chested, parang hindi rin maganda. Actually, ano talaga, Kuya Alan, for me, hindi ko talaga naisipan siya ng malaswa kasi natural eh. Pag underwear talaga is supposed to protect it and makikita mo naman talaga yun eh pag nag-underwear ka. So, yes. It's a wholesome photo shoot for me. Yes, parang, it is. Natural art. Mm-mm. Yeah. Tama. Oo, tsaka nga, halimbawa pag medyo, yun nga, medyo scandalous yung dating, pwede naman daanin nyo sa edit, pwedeng linisin naman yung sa final edit, di ba? Hindi naman i-allow yun ng ano, ng bench, sa mukha kang ano doon, parang hindi ka naman porn star, di ba? tama. Tapos eto, Derek, meron nakakatawang kwento sa akin before si Tom Rodriguez. So, na mag-shoot daw sila ng ano, bench body campaign sa Havana, Cuba, aksidente raw na nag-pop out si Junjun habang ina-adjust niya yung briefs niya. Okay. So itinaas naman daw niya agad pero nakita nung kanilang makeup artist na sight nung kanilang sikat na gay makeup artist ang pag-hello ni Tom Jr. o ni Little Tom, ni Little, hindi, feeling ko hindi, gifted si Tom, so not so Little Tommy yon yung nag-hello bilang ano si Tom, hashtag blessed yan si Tom. So hindi ko nasasabihin kung sino yung ano makeup artist na pero sikat siya yung gay makeup artist. Swerte niya? Swerte ni Bax? Oo. Charing! Oo. Tapos, ayun. So sa'yo ba, Derek, may nangyari bang gano'n na may pagka wardrobe malfunction or something? Meron ka bang medyo funny experience habang nagsishoot? Wala naman, Kuya Alan. Wala kang Tom Rodriguez moment. Wala akong ganun, pero siguro yung pinakamalala na nangyari sa akin was during the Cosmo Carnival 2015. Yes, napanood ko. Nandiyan ako, no? Naalala ko yan. Parang kasi, alam mo kung ba't naman nila hinawakan, Derek? Lumapit ka mismo sa audience, pinapatouch mo yung abs mo na gano'n, no? Siyempre yung mga ibang girls, pag Cosmo, ano, bash, wild na wild ang mga girls, Derek, alam mo yan. So nakita ko, yung ibang kamay, hindi lang sa abs talaga bumababa, iba na yung tinatouch, di ba? Yun nga po, kaya ang bala ko talaga, abs lang, kaya yung angle ng body ko, parang medyo naka-lean towards them. Ang abs yung makuha nila. Wala ko yung alam, may mga unwanted na kamay. So, yes. I mean, ready pa na ako sa ganun. Parang alam, inisip ko na baka magmangyari yun. And it nangyari nga. So, okay lang. Yun ang pinakamalala siguro. World of Marshall. Wala pa. Oo. Kasi, well, talagang ganun yung setting ng ano eh. Ang Cosmo Bash talaga, yung mga girls talagang nag-go wild. Hindi lang girls ha, may mga becs din doon sa audience.
So, and then, honestly, ano, Derek, how did you feel nung ganon? Feeling mo ba na violate ka nung hinipong, biglang dinakma yung ano mo, harap mo? Well, or okay lang? Not really, Kuya Alan. Kasi pumunta kami doon ng, yun yung expectation namin. Ewan ko kasi yung ibang artistang ano, na go-group daw. Parang galit na galit sila. Diba? Ah, okay. Parang na basos daw yung personality nila. Yeah, so, ikaw, you kind of expected it. Oo. Expected na mangyari yun eh. And, correct. Ganun yung ano eh, ganun yung event eh, di ba? Yeah, kaya nung nangyari yun, parang wala, hindi ko nga sinabi. Para sa akin, okay lang, normal lang. Yun na siguro. Pero kung maiwasan, syempre, di ba? Pero pag nangyari na, okay lang. Yes, tama. Oh, hindi naman nila makukuha, di ba? Opo. Yan. Okay. So, nung finally makita mo na yung kinalabasan ng shoot mo, Derek, sa bench, how did you feel? Na-proud ka ba lalo sa body mo? Actually, super thankful ako sa bench, Kuya Alan, kasi yung shoot was so professional and it turned out to be artsy. Hindi siya malaswa. Yes. Ayan, oh, ganda-ganda kaya. Oo nga po. And super galing ng photographer, ng glam team. Everyone talaga, si Miss Karen andon. Hi Karen, we love Karen. Yes, Karen. Nagdi-direct ng mga posts. And of course, the product was superb. The product is superb. It's bench. I mean, consistent naman talaga ang bench. Oo, pag nakatatak sa 'yan, parang top of the line. Top of the line yung quality. At saka, oo, nakaka-proud. Dahil pag, talaga, isa to sa mga ano, Derek, babalikan mo pagdating ng panahon na ano, nagpag-pose ako ng ganyan. At ang ganda, no? Ganda-ganda ng katawan ko ng time na. Diba? Oo, tama. Oo, okay. So sa tingin, go. Masarap din yan makita ng mga, kasi gusto ko din i-encourage yung mga future kong anak sa fitness industry. Eh. So, it would be nice na makakuha sila ng inspiration sa tatay nila, di ba kuya? Tama. Gano'ng kahat yung tatay nila, di ba? Galing. Okay, pero ito, sa tingin mo ba, Derek, ito yung sexiest condition ng body mo ever? As in, you're at your sexiest now, feeling mo? Siguro, peak ako ng physical strength. Yun yung masasabi ko. Like, kasi pag ano ka, pag yung numbers mo, yung binubuhat mo, tumaas. I mean, susunod na yung body eh. Kasi ako, I'm not prioritizing to look good, to look ripped. Yung priority ko ngayon, Kuya Alan, bumigat yung binubuhat ko tsaka lumakas physically. So, sumusunod yung katawan. So, yes, masasabi ko, medyo peak ko to ng strength, Kuya Alan. Kasi yun nga, with the training that I'm doing, with my diet, and mobility exercises. So, yun, may parang nag-add up. Oo, may pagka-intense eh, no, yung ginagawa mo ngayon. So, talagang susunod yung body mo. Super. Ano siya? Pag nung sinasabay ko yung mga kaibigan ko sa mga workout ko, nasusuka sila. Yung mga ganun. Oo. Alam ko talaga yung CrossFit. Talagang ano yan, susuka ka dyan eh. Ganyang ano level yung CrossFit. Ubusan ng soul. Grabe. Ubusan ng soul. Abe! Alam mo, para kang ano, yung pagkasadista ka rin no? Sa sarili mo. No? Oo nga, kuya. Okay. Sana hindi ako singilin pagtanda ako. Yun lang yung worry ko. Na parang baka 40 years old pa lang ako, hindi na ako makalakad. Yung mga ganun. Sana, hindi naman. Sana hindi naman. Si Arnold Schwarzenegger naman na ano dati, noong araw, okay naman. Healthy naman na. Ano, yeah. Di ba? Eh, grabe ang mga bicep. Nagmumura ang mga ano nun, muscle long araw. Okay. Yes. So, eto naman, Derek. Medyo seryoso. Anong opinion mo dun sa part na nasi-sexualize daw ang mga underwear model or they are being sexually objectified because of these mga sexy photo shoots. Parang kumbaga they are being seen as a thing for other people's sexual desire, ganon. May ganun ka bang flattering? Okay. Nakaka-flatter siya, Kuya Alan, kasi yung tingin ko kasi sa mga sa LGBT community is parang mga babae din eh. Okay. Na humahanga sa iyo and binibigyan ka ng mga compliments, ng praise. So I mean, sa akin okay lang. I treat them as women na parang oy, crush kita, happy crush ganun. Wow.
hindi naman, I mean, ano, I've been receiving those naman ever since eh. Ever since I was 15, as in, ang dami ng mga... Opo, kay Alan, may mga... I know, right? Oo. May mga ganun na po ako na na-encounter, so parang medyo nasanay na rin po ako. And, I learned... Hindi na siya big deal. Yes, hindi na siya big deal. So parang natutunan ko na rin maging parang... i-convert yon into a positive. Mm-hmm. You know, correct. Negative remarks for some people. Sa akin, parang, okay, positive to. And correct. It encourages me to be better in what really? I do. Ganda! Yeah! Alam mo, ang ganda ng sagot mo. Bonggang-bongga ka dyan. Oh, tama nga naman, positive. Hindi dapat ano, i-take na parang, ano ba yan? Parang negative yung dating. Kasi, tama. Kasi, ang other side of the discussion there is body positivity. You're just proud of your body and you're not afraid to show it. Diba? Ganun naman yun. In the first place, pinaghihirapan nyo yung katawan nyo para maging maganda, maging fit, at maging yes. masarap. Maging masarap, yes. Oo. So, di ba, kung i-fantasize ka man or maano ka man ng maging, di ba, lamang ka ng pantash, panaginip ng mga babae or bading dyan, kung sino man, ay okay lang. Hindi naman, ano, kailangan masamain. Nay! I love it. Ako, personally, nagpapasalamat lang talaga ako sa lahat ng mga ng sumuport, ng nagbigay ng mga compliments, ng... nagbigay ng papuri sa aking bench photo shoot kasi ang dami ko nakikitang mga comments and yes. So ako thank you lang talaga from the bottom of my heart. Yay. Oh, ayan oh, very professional. Ang bait mo ra. Talaga naman mabait naman talaga si Derek. May mukha lang pilyo yan pero mabait. Oh, eto speaking of mga ano magagandang comments. I don't know if you're aware, Derek, pero nakita ko kasi sa Twitter at sa ibang ano mga pink websites, alam mo na, pag pink, di ba? Pinagtatapat yung photos nyo ni ano Marco Gumabaw. Ayan, naaliwa ko doon sa ano. May parang may nagaganap na battle for ano bald supremacy, ang tawag ng netizen. Parang alam ko yung website niyan, Kuya Alan. Ah, I'm sure. Oo, famous. Oo, bongga tong isang pink. May isang sikat talaga na pink website. At binasa ko yung mga comment, ha? Actually, Bong, ang ganda ng mga comments sa'yo. Mas ano sila sa'yo? Mas lamang, nakakalamang ka talaga. Base dun sa comments na binasa ko. Well, actually, si Marco used to be the poster boy for Benchbody. Ewan ko kung anong nangyari. Ay, nagulat din ako. Ando na siya sa competing brand, Kalurky. Ewan ko what happened. So sabi nila, Derek, buti na lang daw at nandyan ka dahil lang pan ikaw yung pumalit sa pwesto na binakanti ni Marco. In fairness kay Marco noon, siya yung bonggang-bong. Ngayon, ikaw na yung nandyan. Ayan, oh. Ang ganda-ganda nito, oh. Grabe. Ang ganda ng lighting. Oo, ang ganda ng angulo. Ang ganda ng pati yung ano, mga pabakat. Mga pabakat, oh. Winner! Ang ganda-ganda, oh. So, eh, sandali, ano nga para reaction mo doon? Yes, Kuya Alan, ako, I'm very, very lucky kasi ako yung nagre-represent sa bench, which is, without a doubt, the number one in the Philippines when it comes to underwear. Diba? As in, kahit sinong Pilipino ang tanungin mo, bench ang bibir niya. So, correct. Masaya ako, nandun ako sa number one na kumpanya, which is bench. Yay! Tama. Sir BC, thank you po. Tama, ayan. Yun, Kuya Alan, ako, I'm just thankful na meron ako mga supporters. Meron naman kaming lahat eh. Every actor has supporters. And meron talagang kanya-kanyang mga taga-cheer. So, yes. I'm happy na nandyan yung mga fans ko, Kuya Alan. Yes. Tama. So, at syempre, walang competition. Walang competition. I'm just happy na na-bench ako. Kasi sila yung number one. Yeah, correct. At saka normal yun, di ba? Kasi meron yung isa, meron ka. So, talaga pinagtatapat na ganun. Di ba ganun naman, minsan nakakatuwaan yung mga netizens. Pero syempre, hindi ko napapakita dito yung pick ni Marco bilang team bench ako, no? Okay. Kaya ikaw lang ang pina-flash natin. At saka syempre, super love ko si Sir Ben Chan at ang mga taga-Ben. Pero sa totoo lang din, ano kasi, Derek, hindi sa pagiging bias, ha? Iba talaga mag-photoshoot ng bench. Iba yung kalidad, yung quality, yeah, may class. Socialin talaga siya. Yung iba talaga, hindi nila ma-achieve yung ganong level. Sa
real talk lang tayo, di ba? In fairness to Ben. Kuya, alam ikaw, pag ikaw yung model ng bench, tinanayin mo mag-photoshoot doon, iba-iba yung feeling ko, para ako nasa ano, nasa photoshoot ng isang mamahaling international brand abroad. I know. Yes. Ganong level. Oo. Yes. Tama ka dyan. Correct. Yeah. In fairness, hindi sa nang-etch style, pero talagang ganon. Ganong level ang bench. Na yung iba, hindi nila kaya yung ganong ano, level ng ano ng shoot. Okay. Pero pagdating sa Battle of the Bulge na tinatawag, ikaw na makakasagot yan, Derek, ha? Kung lalaman ka ba kay Marco na isang certified ano, hashtag blessed. Pinagpala, oh. Uh-oh. Pero, Siguro kaya alam, ano na lang, what you see is what you get. Yes, ang sarap ng what you get, ha? sana nga nag-get, oh. Sandali, pero anong mix mo, Derek? Pinoy, ang alam ko, Pinoy, na banggit mo sa amin before, Pinoy, American, Jamaican, tama ba? Yes po, yung dad ko is American, Jamaican, so. Wow. So, alam, ayan, yes. Guys, oh. Tignan nyo na lang, guys. Tignan nyo na lang, guys, oh, kung saang part yung American Jamaican. So yung dad mo may ano, hindi naman siya may pagka-black. May pagka-black ba siya? Ano, he's Derek? White, Kuya Alan. Pero, oh, yan. White na Jamaican. Okay. White na Jamaican. Parang, okay. Ano, if familiar kay Blake Griffin, medyo parang may pagka, ano siya. NBA player yun na medyo white pa, pero may lahing black. Oh, medyo. Nice. Ganda, ganda ng kombi, ha. Tapos may Italian brand ka rin daw. Sinong Italian ba? Si mami mo? Ano po? Ah, yes. Italian, dad ko din po. Ah, may dad mo din. May mix din siya. Yung mom ko is Spanish-Filipino. Ayun, alam ko nga, may pagka-Spanish monastery. Yung ano, mom mo, may pagka parang Espanyol ang dating. Yun po, galing talaga kami sa ano, sa Spanish clan. Kuya, yung ganda lolo ng, ko is pure Spanish. As in, hindi ata nagtatagalog yun eh. Kastila lang. Wow! Bongga naman. Ganda-ganda ng lahi mo talaga. Isa ka talagang batang may laban. Charot! Bonakid. Bonakid, oh! Gifted child. Charing! Okay. Bongga. Ganda ng lahi. Kaya naman ang ganda ng ano resulta. Okay. Actually, kahit naman nung hindi ka pa nag-underwear shoot, Derek, sa IG mo, madalas ka naman talaga mag-post ng mga payami at mga pa-thirst trap mo na pics, di ba? In fairness to you. In fact, some of them leave little to the imagination. Meron nakatapis ka lang ng tuwalya. Ganun, may pabakat, ganun. O kaya mirror selfie, may mga pasantol, o kaya pawis-pawis na workout pics, mga ganun. So may mga ganun ka... Ayan si Patwalya, oh. Bongga si Patwalya. Tapos eto recent lang tong si ano, si Pasantol. Si Pasantol. Si ano? Pabuhangin. Oo, may pabuhangin na may Pasantol. Sandali, bat ka dirty diyan? Anong ginawa mo diyan? Ano 'yan? Kakatapos lang nan maglaro diyan, Kuya Alan. So pawis. Gumulong ka sa buhangin. Tapos naggulong-gulong ka ganoon. So wow. But saan yun? Chicken na may cornstarch. Correct. May breading. Sadali, yeah, asan ka niyan? This was in Batangas. So beach. Yeah, beach. Ayan, kaya may buhangin. Ayan. So pag may mga ganyan kampo, syempre automatic na napapa-zoom yung mga netizens, mga picture mo. Ayan. Zoom. Yeah, parang sa akin naman, parang nagpo-post ako not to thirst trap people, but to be an inspiration sa mga gustong maging kasing body ko or gustong bumatak, ganun. Parang nagbibigay na ako sa akin ng day. Kasi ganun ako eh. May mga... Fitspiration, ganun. Yes, may mga fina-follow ako yung alam ng mga lalaking batak lang. Tapos nagbubuhat lang, mga ganun. So parang... Para sa akin, gumigising ako, ginagawa ko yung mga ginagawa nila para magkapareho kami ng body or something. Mm-mm. Batak silog, oh, ayan. Ayan, so eto na nga. After ma-release nung ano mo, bench body campaign mo, Derek, mas dumami ba yung mga nagsaslide sa DM mo at nag-offer ng kung anik-anik nag-message, mga kung anik-anik na mga message dahil nakita yung sexy underwear photos mo? Actually, yung vid nga, Kuya Alan, dumami yung mga gusto magpadala sa akin ng pagkain. Ah, talaga? Bakit? Hindi ka naman mukhang ano, gutom. Busog na busog naman yung mga ano, yung mga underwear mo. Busog na busog yung underwear.
Meron din namang mga ganon, Kuya Alan, pero... Ano yung pinakamalalang DM na natanggap mo? Kasi minsan, alam mo, masarap magbasa ng mga wild na DM sa fairness, ha? Nakakaalim silang basahin. Opo. Wild, ano ba? Siguro meron yung... Ba? Yung... they're willing to give you cash in exchange of... alam mo na. Oo. Ganon-ganon, Kuya Alan. Oo. Di ko alam kung totoo yun eh. Oo nga, kasi, tama. Hindi mo naman talaga masasabi. Yes, sa panahong ito lalo. Feeling ko kasi parang mga scam yun eh. So, yes. Diba? Tsaka, alam ko, hindi ko alam kung possible ba talaga kung nangyayari na ba talaga yung ganun ng totoo. Uh-oh. Kasi ako hindi pa nagkakaroon ng mga experiences ko eh. Oo, na ganun. Oo talaga, mahirap. Totoo ba yun, kaya alam? Depende kung sino nag-offer. Pag kilala mo na ano, mukhang totoong offer, pwede. Pero yung mga kung sino-sino lang na hindi mo naman kilala, syempre, di ba? Ano ba, malay mo bang etos lang yun, ano? Pero meron pero din naman kasi... your experience. Na ako yung nag-offer? Ano, ako yung... Sinaulo ka? Ano ba? Syempre... Naku, meron... Wala naman ako inoferan. Sinaulo si Derek. Hindi, I mean, meron naman kasi... Kasi I know some friends. Alam mo yung mga kaibigan ka mayaman, meron walang magawa sa datong, willing sila mag, di ba? May mga ganun naman. May mga taong ganun. Tapos lalo na, meron talaga mga, ano, may hilig sa mga celebrity, sa mga artista, yung mga pantasya nilang ano, willing silang magbayad ng ganun. Meron ganun. Again, Kuya so, Alan, ako, pag in-offer ako ng ganun, parang nakaka-flatter yun for me. Oo. Wow, okay. You're willing to pay me this much for this. Parang, wow. Naka-flatter. Kasi, for yun nga eh, parang ano yan eh, parang, kasi natutuwa ako yung Alan kasi, di ba? Mahirap na ang, ano, ang panahon. So, parang bibigyan ng ganun opportunity. Parang, wow. Eh kung halimbawa, Derek, seryoso talaga. Alam mong seryoso, talagang real, genuine offer. Tapos talagang, ano, yung sobrang laki ng ni in-offer. May papaisip ka kaya? Alan, I would say no. Pero ano mo, gusto ko maging kaibigan yung mga taong ganun. Kasi may pagka-business-minded ako eh. I love it! Baka marami ako matutunan sa kanya in terms of business. Pero when it comes to professional-wise, I'd keep them as friends. Pero pag mga ganun-ganun okay. Lalagyan ko ng limits. Uh-oh. Pero yung mga ganong tao, Kuya Alan, kakaibiganin ko yan for sure. Oh, nice. Okay, pwede naman yun. Okay, so, okay sa'yo, Derek, na mas dumami yung marag na nasa at nagpapantasya sa katawang lupa mo. Wala nang masama sa'yo, sabi mo kanina pa, di ba? Okay naman talaga yes, yun. Okay lang po yun. Okay, so I remember, kasama ka sa pinakahuling bench fashion show sa MOA Arena, Derek, noong 2017, yes. Di ba? Andun tayo. Sa MOA, Under the Stars, na hindi na nasundan after. Dati kasi every 2 years siyang, ayan, oh. Ayan ka nun. Yeah. Alam mo, in fairness, sa katawan mo talaga ngayon, no? Talaga mas sumarap. Kasi sinasabi ko, Kuya Alan, mga time na yan, hindi talaga ako kumain the day before, the night before. Siya, hindi na ako minom ng water. So, sobrang tuyo. Sobrang deep ng cut. Ngayon kasi ang lapad ko eh, kasi mas malaki ako. Oo. Hindi, pero kasi yung build mo ngayon, kasi, di ba, nag-mature ka rin na rin naman. Kumbaga, nag-ano rin naman, nag-match din naman sa age mo. Di ba? Actually, ang delicious nitong ano mo, ang ganda ng katawan mo nitong ano, nasabi mo, hindi ka pa prepared. Talagang hindi ka pa prepared, ha? Lalo na kung hindi ka, baka naman mga OA na kung hindi ka uminom ng mga panahon na yun, wala kang tubig sa katawan, baka sobrang OA na. Mag-collapse bigla, eh, no? Oo. Pero kasi yung katawan... Fun fact lang, ha? Yung insecurity ko talaga before was my legs. Talagang, why? Chicken legs ka ba? Hindi naman po. Masyado lang siyang malaki. So, pag nagsasuot ako ng mga jeans, halimbawa, let's say khaki pants or white pants, something na light colored, nasasuot ko siya sa TV. Nagbumuha akong maliit kasi ang laki ng legs ko. So, siguro ngayon naging proportion lang siya nung lumapad din yung upper body ko. Kaya parang... yun, parang ano, natuwa ako kasi parang bumagay siya. Yes, oo. Yeah, inspiration ka raw nila, katawan mo. Thank you, Abigail. Nag-iinit, kailangan ng electric fan.
Okay, so ayun nga. Pero nung time na yon sa ano, Under the Stars, naka ano ka noon, bench body underwear. Kita doon sa shirtless kasi shirt, yan, shirtless kang rumampa, 'di ba? Naka bench jeans ka nga lang. Sayang wala nang ganyan ngayon, eh, no? At least naranasan mo siya, no, Derek, bago nagtapos yung fashion event na yan ng bench, bago nag-end yung era na yan, naranasan mo, 'di ba? In fairness. Ang saya-saya niyan, no? Sayang kasi wala na yung mga ganyan, wala na rin yung Cosmo before, 'di ba, Kuya Alan? Oo, actually, alam mo, ikaw yung, ano, kayo ni na Elmo, yung huling pinahuling rumampa na batch. Ah, last na ba yun? That was the last, yes. Kasi every year, nandun kami, no? Ano yan, no? Event yan ng mga Bex at ng ano, mga sa showbiz. Event na inaabangan yung Cosmo Bash every year. Kayo yung pinakahuli, dun yun sa may, ano, di ba? Parang open air na, ano, sa yes, may... Yes, sa concert grounds. Yon, yes. Yon kayo, you were the ano the last batch to ano. Wow, okay. Parang alam mo ikaw ang last batch sa ano, Cosmo. Ikaw din last batch ka rin sa ano, sa bench underwear show noong 2017. Grabe. At least inabot mo yan ha. Ano, kasi ano yung tradisyon nung araw, every year, big event, yung mga anong yun, event. At least naranasan mo, no? Sobrang yalan. Swerte mo rin. Thankful ako. Thankful din ako sa ano, sa timing. Ganda ng timing. Oo. Yun, feeling ko ano, feeling ko rin kasi kaya rin ako pumayag na mag underwear is parang ito na yung perfect time eh. Yes, tama naman. At parang ano na, mature na ako mag-isip and yes. yung body ko is at my peak. So okay, yun na, pumayag na rin ako. Tama, oo, tama naman, ganda ng timing. Yun nga lang, parang yung ano, imposible nang gawin ngayon yung mga binanggit nating event, no? Dahil sa pandemic lalo. Ay, naku, nakakasad. Sana matapos na ito, Kuya Alan. Sana bumalik tayo sa normal, no? Sana mangyari ulit yung mga ganun. Until then, mag-pray na lang muna tayo. No? Sana exactly. Yes. Correct. Okay. Yay! Okay, at this point, after ng chika, ito muna, medyo masayang ano. Ay, 9 o'clock na, pero mag-extend ka ng konti, Derek, ha? Bilang late ka naman. Bilang late ka naman. Oo, at saka sayo ng chika natin. Eto na, at this point, medyo mag-break tayo sa chika. Let's do some quickie questions. Chika ba, Derek? Quickie questions? Sige, GM. Okay, wait lang. Ayan! Yay! Okay, quickie questions. Mabilisan lang, Derek. Boxers or briefs? Wala lang tayong music. No? Wala yung pa-music ko, ha? Boxers or briefs? Boxers. Ay, okay. Underwear size? Ayan! Bumalik ang music. Yay! Para masaya. Underwear size? Di ba yung tinitignan naman doon yung parang kung ano yung size ng pants mo? So, hindi ko alam. Ba't yan nag-explain? Hindi ko alam. Ano man tinitignan? Charot! So large! Okay, underwear size mo large. Pant size. Pant size, yeah. 32. Ay, okay. Shoe size. 11. Ay, wow. Okay, how long do you take a bath? Do you take a bath? Oh. How long? Literally 5 minutes. Ah? Mabilis? Mabilis ka lang? Mabilis ka lang, oh. Mabilis ka lang. Alam mo, ikaw talaga alam na sakay na sakay mo agad yung mga ano ganyang hiritan, eh. Huling-huling ko na talaga lahat ng mga ano. Mga ano. Kaya nga. Exactly. Bagets ka pa. Alam mo, bagets ka pa. Ang galing-galing mo na sumakay sa mga ganyan. Okay, next. Favorite sleepwear, Derek? Boxers. Okay. Sexiest part of your body? My eyebrows. Nice. Ay, hindi kasali yung face. Ah, hindi kasama yung face? Oo. Legs, siguro. Ay, okay. What part of your body are you most proud of? Back. Ha? Huh? Alin, puwet? Or yung pinakalikod? Ay, okay. Yeah. Why? Ano lang? Ang ganda ng back mo, mas defined? Naka-V siya, Kuya Alan, eh. Parang genetically ever since, ano talaga siya? Pag-V. I love it. Ang bongga yung V. Konti lang ang may V na ano, na shape. Okay, trim or shape? Trim. Ah, ayaw mo ng shape? Katipo eh. Oo, tama. Okay, eto. Grower or shower?
Alam mo yan? Ano yung shower? Okay, yung shower as is, bongga na siya agad. Yung grower, medyo bibigyan mo pa siya ng time para maipakita yung kanyang full potential. Ganon. Nagets mo ba? Parang lahat naman grower, di ba Kuya Alan? Or may mga... Meron, oo, meron agad. Ano na? Ay, bongga na agad. Oh my God, may shower. So, pag shower ka, Kuya Alan, oo, naka-show agad. Mas ano? Meron pang i-improve, gano'n? Depende. May shower na yun na yun, may shower naman na meron pang i-improve. Depende rin niya. So, minsan kasi, mas bongga pa rin yung grower kasi nag-grow pa talaga siya, di ba? Feeling ko grower, Kuya Alan. Okay, okay, bongga. Okay, kung magiging pagkain ka, Derek, ano ka kaya and why? Siguro, manggang hilaw. Ay, bakit? Ano, asim, ha? Para sa mga naglilihit. Ah? Wow. Ikaw yung paglilihit. Acquired taste, yan. Aray, ayaw mo nang lo. Pero may mga taong baliw na baliw doon. Alam mo yun? Ay, gusto ko yung baliw na baliw. Ayaw mo ba ng lollipop? Charot! Okay, if you're an emoji, Derek, what emoji will you be? Yung angel emoji. Ah? Wow! Natawa rin ako sa sinabi. Talaga be? Talaga be? Yung totoo! Alam mo, iba yung naisip yung emoji sa'yo. Ano ba ako yan? Mga ano, talong, ganyan. Or kaya saging emoji. Charot! Mga prutas. O, di ba? Ang healthy kaya ng talong. Tsaka na... Hoy, sandali. Ang favorites, ang nabanggit mong ano mo sa interview mo, ang favorite mong food, tortang talong. Tapos yung favorite mo rin ng turon. O, saging yun. Saging at talong yun. Ba't mga favorite mo mga ano, phallic symbol? Nagkataon lang. Okay. So, alin doon na mas gusto mong ano emoji, if ever? Pili ka na lang doon. Siguro yung saging na lang, pero sa Starbucks. Ah? Wow! Uy, masarap yung doon, ano, yung, ah. Yung Scandinavian ba yun? Galing ibang bansa. Cavendish. Cavendish yun. Ang ganda. Ang kinis. Ang ganda-ganda nung ano nila. Ang flawless. Yes! Seryoso! Yun sa... Di ba nga? Ano ka ba? Ano yung iniisip mo? Sa Starbucks, ang kinis nung saging. Ang flawless. Parang in-injectan yung saging. Kasi parang yes, sobrang perfect. Ay, ang tigas ba? Grabe. Matigas na sa loob. Kasi pag... malambot na siya sa loob. Ang bongga ng ganun yung matigas yung loob. Okay, winner ang saging, ang Cavendish ni Derek. Okay, Derek, you were a virgin until the age of? GG ako sa nanay ko pag napanood. Pero 17. Ay, okay, not bad. Hindi naman not super bad. Bagets yun. Okay, like, ano? So, okay. Hindi mo naman kailangan mag-explain. Hindi naman, hindi ba? Okay. We won't judge you na. We won't judge you naman, oh. Okay. Thank you. Okay, lights on or lights off? Depende, Kuya Alan. Okay. Depende saan? Ano? Natawa ka? Bakit? Ano nga? Depende saan? Ako, mas gusto kong off. Ay, ano? Kebs mo naman kung anong gusto ko. O bakit? Anong dahilan para mag-on at mag-off? Depende ko yan pag nakaka-improve. Lights on. Okay. Gusto pa yun. Okay, next. Sex or Wi-Fi? Wi-Fi? Wi-Fi. Ay, bongga. Talaga ba? Wi-Fi, bakit? Ang pwedeng gawin, Kuya Alan. Talaga? Mas malawak ang coverage. Wow naman, ha? Kesa sa sex, pipiliin mo Wi-Fi. Opo. Ano yan? Sa panahong ito? Sa panahong ito, oh. Yes. Okay. Oo, mas safe ngayon ng Wi-Fi. Okay, what's the best time for sex, Derek? Sunday morning. Ano? Sunday? Morning. Ah, okay. Nice. Ah, talaga may araw pa, ha? Kung anong day, ha? Bongga kasi ka dun, ha? Relaxation day yun, eh. Yun yung day na usually wala kang ginagawa. So, gigising ka ng kahit na anong oras mo gusto. Tama. Ang galing. Yes! Ang ganda! Wow, ang ganda! Yes! Ang galing! Ang galing mo sumagot, ha? Okay, what's the best food to eat after sex?
ice cream. Ay, lamig? Bakit? Yes. Kasi nag-init ka. Sorry. Ano nga? Tumataas yung ano mo, Kuya Alan, yung body heat mo eh. Tsaka you tend to okay. Medyo pambalanse. Okay. Yes. Okay yun na. Hindi ko naisip pang ice cream. Okay, describe your sex life in one word. Now. Lockdown. Okay. Oh, next question ko. If you'll get locked down in an island with just one person, who will you choose and why? Ang ganda, di ba, ng tanong. Sino kayang sagot mo dyan? Mahirap yan, Kuya Alan, pero siguro Brooke Shields. Ay, grabe. Ang throwback. Parang mo ba grabe. Yung lagoon, Kuya Alan? Oo naman. Ikaw ang tinatanungin ko kung napanood mo ba. My gosh, ang bagets-bagets mo yan. Ang ano mo. Napanood ang old soul. Parang ang old soul mo naman. Kasi ano ang partner niya no? Ano ni? Si Atkins something? Grabe. Greg Atkins or something. Yun. Ang grabe. Grabe. Bakit ano? Bakit si Brooke? What, ba't walang ano? Yung ngayon, bagong tao. Ba't lumang tao na pili? Saka yun siguro. Sino ba? Yaman ko sa'yo. Sino ba ang bet mo? Gusto ko kasi Kuya Alan parang mapagkakaano ko rin eh. Mauutos-utusan ko din. To do difficult stuff. Kasi gusto kayo mauutos-utus. Grabe ka dun ah. Siyempre pag nasa isla ka, di ba parang ang main priority mo is to survive. Hindi naman magparami. Oo. Depende. So, kailangan marunong umakyat ng grupo. Malakas. Siya nga akyat for you? Hindi ikaw? Grabe ka. Opo. Malamang lalaki yung isasama ko, Kuya Alan. Si Raul. Hindi ganon. Siya partner na rin. At ano? Ano ka ba? Hello? May stand ka doon ng lockdown. Babae nakasama sa island. Oo, siguro naman. Ewan ko sa iyo. Sige. Sasagutin grabe ko na. Grabe na yung utusan. Sige, sagutin ko na. Jessie Mendiola siguro. Sino? Jessie Mendiola. Ah, talaga? Nakagong kasal? Matagal grabe, ko na po ha? Question eh. Ano oh, ba? Wow. Una ko siya nakita sa Green Hills, di pa ako artist sa time zone. Oh, wala wow. Lang. Star-star. Up to now, na-married na siya kay Luis ano, Manzano? Crush mo pa rin siya? Oo. Wow. Ano yung meron kay Jessie? Ano yung nakikita mo kay Jessie? Ba't ganun yung pagka-crush mo? Ano, Kuya Alan eh. Kasi yung beauty niya? Mahilig kasi ako sa ano eh. Sa medyo sa pa-curvy. Okay. And ang ganda lang ng skin niya. Tapos ang sweet ng smile. Yun. Wow! Okay. And ang next question, who's your biggest crush? So si Jessie na siguro yon. Yes. Okay. Last question. Who was the last person who saw you naked? Derek. Tagal ah. Siguro yung ano ko, yung mga high school friends ko. Ay, kailan to? Kasi usually last person ha, yun ang yung pinaka-recent. Yung ano Kuya Alan, yung picture na Sandy ako sa beach. Meron doon ano eh, boys shower area doon sa beach na naliligo ay sabay-sabay. So, ito. After nung para matanggal yung buhangin, oo. Opo. So lahat kami high school boys, ligo nice. Kami sabay-sabay. I love it. Yee! Ang bongga, naisip ko yung visuals. Charot. Okay, so dyan nag-end ang ating ano, quickie questions, pero meron pang last part. Ito mamimili ka na sa tatlong to ha. Ano, Derek? Sa ano, may tatlong reveal. Mamili ka from the three. Number one, kilikili reveal. Okay, number two, full outfit reveal. O kasi 'di ba si Tom Holland, alam mo ba si Tom, nag-viral yung picture niya na ano, yung picture niya na nakasuot siya ng ano, yung suot niya kapag nag-aano siya, nagbi-virtual interview. Formal yung taas niya, tapos yung pambaba niya, boxer briefs pala. Ang cute-cute ni Tom. Oo, so gusto naming malaman kung ganun ka rin ba kay Tom, kung nakaganyan. Anong tawag sa shirt mo na yan? Parang jersey ng ano, pang sports? Parang hockey shirt ata. Oo, hockey shirt.
kung sa ilalim ba ng iyong hockey shirt ay naka-bench body ka lang ba? Mga ganon. So, yun ang reveal. Ano yung pangatlo? Third reveal, jowa reveal. I-reveal mo sa amin kung sinong jowa mo ngayon. Parang boring yun, no? Huwag na yun piliin mo. Okay, on a one, two, or three. Akong pipili ako. Pwedeng one, ano? Ay, kasi kilala kita, diba? Ever since nga magkakilala tayo, alam kong ano personality mo. Mapagbigay ka kasi, Derek. So, hindi ka KJ. So, feeling ko, kaya mo naman gawin yung tatlong yan. Hindi ka naman uurong siya. So, diba? Bekene, man. Hindi naman kailangan mamili. Diyan, one, two, three. Yung jowa reveal, wala akong jowa, Kuya Allen. Oo, sige. Huwag na yan. Erase na yan. May pagka-boring nga yung jowa reveal. Okay, sa kilikili reveal. Ay, ano ka ba? Mahairy ba yung ano mo? Kilikili. Medyo. Mahairy ba yung kilikili? Ay, okay. Okay, oh, game. Number one, kilikili reveal. Para ba so no, dapat pala, sabat, pala nasabi ko, nagsandok ka. Nagsandok. Ayan, oh. Sabi naman, pa-biceps. Yay! Thank you, Derek. Hindi, no? Alam mo ba na may mga ano, yung iba may mga fetish talaga sa kilikili. Okay, number two. Oo, ikaw ba? Gusto mo rin ba yung kilikili? Opo, ako rin. Ah, talaga? Ako rin. Kinikis-kis. Kinikis-kis, oh! Okay, number two. Full outfit reveal. Ano ang iyong suot sa baba? Yung suot sa... Ah, shorts naman. Ayun. O, para ka talagang ano, mukha ka talagang sportsman. Mukha kang sporty ang dating mo ngayong gabi. Sayang. Na-disappoint yung nga nag-i-expect ng ano. Nag-i-expect ng ano, o. Oh. Okay. Kaya nag-shorts ako. Grabe ka. Kakainis ka. Imagine, anticipate mo yon. Ba't ganun ba image ko sa'yo? Kakainis to. Na-anticipate mo yon. Si Tom Holland naman, naka-boxer briefs na si Tom Holland. Okay. Napanood ko pala yung interview ni Tom Holland. Oo. Ah, talaga? Nakita mo yon? Ang sexy niya kaya dun sa ano. Okay, eto na last. Oh, eto last na. Bilang waiting na yung dalawang hunks sa ano? Yay! Nasa backstage na yung dalawang hunks. Oo, nasusunod sa'yo. Siyempre, solo ka. Ikaw ang pinakabagong ano, di ba? Bench body hunk. Okay, may last na akong question, Derek, ha? Eto medyo ano. Patapos na tayo. Meron akong question na may, serious question, may pag-SPG siya. Kaya patulugin na muna ang mga bata, charot. Ang programang ito, charot! Okay, may tanong ako about OF. Alam mo ba yung OF? Ano, Derek? Only OF. Fans. Ah, Only Fans, yes. Ay, alam mo, aware ka sa Only Fans. Okay. Okay, sa mga hindi aware, sikat na sikat ngayon ang Only Fans. Bali, nag-boom siya lalo nitong pandemic kasi nga, taghirap, di ba? Ang daming nawala ng work. So, ang dami rin kumapit sa ano, patalim, kumbaga. Ang daming naging creative at naghanap ng ibang paraan para kumita, Derek. Okay, sa mga clueless, ang OnlyFans ay isang social media platform kung saan kahit sino ay pwede mag-post ng content at makatanggap ng bayad mula sa kanilang fans o followers sa pamamagitan ng subscription fee o kaya ay sa tips. Meron kang kumita sa tips. At dahil nga private siya, pwede ka mag-post ng kahit anong klaseng video at pwede ka makipag one-on-one chat for a fee. So, popular siya sa adult content. Ayan. Ayan. So, kaya ang daming male models, alam mo ba, ano, Derek, kahit yung mga sikat na male models abroad, and even celebrities, ibang celebrities, nag-resort na sa OF na itong pandemic para makasurvive. Dito sa atin, ang haba, medyo ano, mahaba itong aking, ano, pasakali para maintindihan natin. Dito sa atin, meron na rin mga nakadiscover ng OnlyFans. Dala ng matinding pangangailangan. Ayan. Kung hindi man, meron din dyang Patreon. O, narinig mo ba yung Patreon? Meron din mga pa-premium account sa TikTok. Nakikita ka sa subscription fee. Mga ganun. Ultimo TikTok ha, Derek, meron ha. Alam mo ba? Oo. Tapos, meron ako napanood na isang TikTok influencer at isang Bida Man contestant, Derek, na ano, nagsariling sika para kumita yung dalawang hunk. Alam mo na. At bongga, dahil alam mo ba, in less than 24 hours, kumita ng 200K si ano, si Bida Man. Ganun kalaki ha? 200, yes. 200K ha, in fairness ha. Oo, that's sa subscription fee.
na mga gusto makanood ng ano niya, ng videos, ng private videos niya. Ito na. So in short, nagaganap to ngayon dahil na rin sa crisis na pinagdadaanan natin. Kasi may indie actors din na nagpapa-live show, Derek. Merong solo, meron ding may magkaka-collab. Alam mo na, di ba? Collab. Ayun. So, lalo na ngayon, sa panahon natin, na ang dali-dali ng bayaran, may GCash, di ba? Ang daming modes of payment para mabayaran ka. Bongga na ngayon. So, isa siyang realidad ng buhay ngayong new normal. So, eto ang tanong ko sa'yo. Halimbawa, sa haba nung ano ko, di ba? Nung intro ko, di ba? Ang tanong ko sa'yo, Derek, halimbawa nag-normal ka na tao ka lang, hindi ka celebrity, hindi ka artista, pero ganyan ka pa rin kagwapo at kaganda yung katawan mo. Tapos, gipit na gipit ka dahil nga panahon ng pandemya, di ba? Inubo ko sa haba. Wala kang trabaho, pero kailangan mong buhayin ang sarili mo at ang mga mahal mo sa buhay. Sa tingin mo ba, posible ka mag-OnlyFans or Patreon or kung ano man na paraan para masolusyonan mo yung ano mo, financial na problema mo? Definitely. No judgment. Ay, wow, ang bilis. Meron pa akong sasabihin ko pang no judgment. Alam mo, Kuya Alan, meron akong mga gay friends doon unang narinig yung OnlyFans eh. Tapos, okay, it's a nice app. Pero kasi kumakalat yung mga pictures online eh, di ba? Tama. Kasi in-shot nila eh. So yes. Sana, kung sino man ang developer ng app, para ma-protect nila yung privacy ng mga subscribers nila or sa mga models or sa mga actors, sa performers, sana merong parang hindi siya pwedeng may copyright, hindi siya pwedeng ma-screenshot, hindi siya pwedeng ma-record. Sana may ganun para ma-protect sila. Kasi nakawawa naman eh. Kasi mawawalan sila ng mga fans pag kumalat na yun. Hindi, ba't parang ito babayaran? Eh, nakita na namin ito sa online eh. Parang ganun. Tama. Ang galing! Gusto ko yung ano ah, ang hugot mo yung may concern ka dun sa ano, dun sa mga creators, content creators, di ba? Tama kasi nga kaya, naman. Ano naman eh, marangal na job yan eh. At least hindi sila nagnanakaw. Yes, sila, tama. Kung ano yung meron ka, oo, gamitin mo. Yeah. I love it. Gusto ko yung play with it. Kung ano yung meron ka, play with it. Literally. Literally. Bongga. Hindi yun yung ibig ko sabihin. Oo, I know. Alam mo, nag-get ko naman yung ibig ko sabihin. Ang galing. Alam mo, bongga ka talaga sumagot, Derek. Kaya love na love ka talaga namin. Bongga ka talaga. Yes. Ayun. So, I love it. O, ito. Nakita, ito lang. Bago pa tayo. Mga last na to. Nakita ko sa IG mo, ano ka? Bumili ka ng farm? Or ng, ano, ng lupa sa Tagaytay? Lupa, yes. Bongga ka. Opo, thank you po. Yes, matagal-tagal na ipunan. Bongga. Yun, hopefully sana. Pag doon mo itatayo ang iyong dream house? No, gusto ko dito pa rin sa QC. Eh. Okay, so, okay. If ever vacation. Ulit, yeah, vacation house. Nice. Galing naman. Ang galing mo, ibig sabihin, ang galing mo humawak ng pera, Derek, no? Kala ko ano ka, wala kang pakialam sa pera. tamang tao lang yung kailangan lapitan. Ay, congrats. Thank you po. Ang galing. Nakatuwa naman. Okay, so nasa Netflix yung new movie nyo ni Sanya Lopez, di ba? Na Wild and Free, Derek. Yes. Na talaga namang binigay mo rin naman sa pagka-wild, in fairness to you. Oo, if ever na may ano, may project ulit, pero mas wilder at mas daring. Game ka ba, if ever? Game, Kuya Alan. Okay. Kung, oh, wow. O kung ikaw ang papipili eh, ng partner, sino gusto mong partner? Jesse Mendiola. Ay, grabe! Ibang klase. Loyal. Sobra solid, loyal. Diyos ko, nakakamagselo si Luis. Okay, last na talaga. Anong plano mo this year pa? At ano pa mga abangan sa'yo, Derek? Mag-promote ka na rin ng anything you want to promote. Magkakaroon po ako ng stint sa Legal Wives sa GMA. Ay, okay. Parang malapit na yan, ha? Yes, malapit na po yan. Partner ko si Bianca dyan. Ay, nice. Kausap ko mga managers ko, meron kaming niluluto. I want to focus on my music. So, we've been talking to some composers, to some producers to create a possible collab with them. And yun nga, sana mangyari kasi
first love ko rin talaga music, Kuya Alan. So hopefully this month or next month ma-release ang music na yun. Nice. So ano nang type of music mo ngayon? Hindi na mga pambaget siguro 'yan. May sarili mo ng ano, sound. Yes. Gusto ko, Kuya Alan, yung pinipeg namin is The Weeknd. Mga ganun, parang R&B. Galing. Yes. Kahit inisnab siya ng ano, Grammys. Yes, ganun. 'Yun, sana okay. mangyari. Okay, bongga. I love it. Tapos yung Catch Me Out, nagtapos na yung season 1 nyo eh, tama ba? Catch Me Out, magtatapos na yung season 1 namin, tama. Hindi, nagtapos na. Di ba pumalit na sa ano nyo, sa time slot nyo yung ano, Agimat ng Agila? Tama ba? Na-move lang naman kasi taping pa kami, Kuya Alan eh. Ay, so, okay. Hindi pa natatapos yung season. Okay. So, i-continue rin. Yes. Oo nga pala, Kuya Alan, AOS pa pala, All Out Sunday. Ay, oo, tama, pag Sunday. Yay! Ay! Yay! Natapos na tayo. Thank you, Derek. Ang saya-saya. Thank you, Kuya Alan. Uy, salamat. Nag-enjoy ako. Alam mo, hindi ka pa rin nagbabago, ha? Talagang saya. Ang sarap mo pa rin kausap. At ang sarap mo pa rin talaga. Char! Eto na. Uy, sandali. Bago mo ako iwan, Derek, tatawagin ko. Papasukin muna yung dalawang, ano, ha? Dalawang hangs para, ano, magkita-kita naman tayo in one frame. Ha? Eto na yung dalawang... Oo, at saka para magsama-sama tayong mga ano. Eto na, para makumpleto tayo. Eto na, wait lang ha. Eto na yung dalawang hunks pa. Hunks number 2 and number 3. Yay! Paul Salas and Gil Cuerva! Hey bro! Oh, ayan! Yay! Hi! Hello! Ayan na! Welcome! Ang Bench Hunks number 2 and number 3, Paul Salas and Gil Cuerva. Yay! Hi, guys! Hello! Oo. Oh, ayan. Oy, baka gusto nyo kasi alam ko na una kayong ano eh, maging bench endorser. So baka gusto nyo i-welcome formally si Derek, ang bagong dagdag sa inyong ano, bench body family, 'di ba? Welcome bro, welcome Derek. Bagay sa mga pogi ko ngayon. Bata pa lang ako napapanood ko na yan. Si Derek Monestero. Oo, no? Bata ka pa. Nandiyan din ba si Paul? Kasi parang pareho kayo ng kulay ng room eh. Nakabi ko lang ako si Paul. Oo, no? May pag... ni Kuya Alan. Oo, no? Napansin mo ba? May pagka-pinkish ano hue, no? May pagka... pareho kami ng color, ano, skin. Okay, also, Derek, thank you so much. Yung dalawa na akin yung jingahin. Thank you, salamat. Thank you, Tim. Oo. Of course. At ikaw din, ingat ka. Stay safe. Thank you, Derek. Bye-bye. Thank you. Yay! Ayan na. Okay, welcome. Welcome to Tonight with Alan D, guys. I'm so happy you're both here. Thanks for joining me tonight. Greet muna kayo. Ikaw muna, Paul, greet ka muna sa mga nanonood sa atin. Yes, hello mga kapuso. Good evening sa inyo. Sana eh, alam namin nag-enjoy kayo kay Derek. Sana mag-enjoy kayo namin ni Brother Neville. Happy to be back here again kay Kuya Alan. Yes! Bongga! Correct! Actually, love na love ko to si Paul eh. Napakadaling i-invite. Walang kaarte-arte. G agad, oo. Tama. So, bali second time na to ni Paul here sa Tuwad. Nandito siya last year ng birthday episode ko nung October. So, welcome back, Paul! Thank you. Tapos, eto naman, si Gil! Yee! Go, Gil! Greet ka muna, Gil! Thank you sa lahat ng nanonood. Kuya Alan, thank you for inviting me. At saka, ayun, enjoy lang tayo. Good vibes lang. Yes, of course! Eto naman si Gil, na happy ako to see him again. Kasi ever since mag-start siya, sa ano pa lang, may love from the star pa lang. Gustong-gusto ko na talaga to si Gil eh, si Guillermo. Ang bait. Oh, ang ganda ng PR ever since. Ang sarap kausap. Ang sarap period. Ang sarap period. Oo, ganon. Pero sandali. Ano, Gil, di ba? Ano, Guillermo ka, di ba? Guillermo Ernesto. Yes.
Tama. Alam mo ba na? Oo. Alam mo ba sa wiki ang nakalagay ang numero Gilas? Ha? Mali Gilas? Ang wiki. Oo, i-correct mo yung wiki page mo. Ang Gilas mo, kaya may, short. Eh, ever since may mali talaga sa Wikipedia page ko eh. Minta nga para, 'di ba yung middle name ko Eliezer. Eh di, parang may isang sino si Guillermo Eliezer, parang some ano, 'di ba? Police ata or something. So anyways, Nasa description or nasa Wikipedia na ano, na kamag-anak ko daw si Guillermo Eliezer. Hindi ko alam eh. No, that's not true. Hindi, ang nakita ko, ang name mo doon, Gilas Ernesto Eliezer Cuerva. Mali yung Gilas, Guillermo. Oo. Ano, kakatawa yung Gilas. Okay, sana kung Gilas Pilipinas, eh, basketball. Exactly. Ayan, so nice to see you, Gil. Yay! Oh, bago tayo magtsikahan ha, update muna tayo sa mga ano, kinakabisihan nyo now. Ikaw, Gil, you still have taste buddies? Yes. Again, continue pa rin kami sa taste buddies. Ngayon, yung taping namin, mostly work from home. Maswerte kami na we get to work kahit nga naka-lockdown kami, you know? So, andun pa rin yung taste buddies, kasama ko pa rin si Solet. And, you know, we just get to try food, we try to do other things. We try to share yung mga activities, kung ano yung pwede mong gawin sa bahay. Kasi syempre, alam mo naman, pag, you know, nakakulong ka sa bahay, parang, oh my God, nagagawin ko dito. So, isa sa mga ginagawa na taste buddies is we show you like different things to do while you're at home, kung paano mga yung bahay, so on and so forth. So, maswerte ako na I still have taste buddies and I get to do it with school. Yes. At tapos, 2018 ka pa pala naging host ni Solen sa ano? Naging co-host niya sa Taste Buddy. 2018, yeah. Grabe, so 3 years ka na sa show. Ang galing naman. Okay. I'm lucky. Tapos, galing. Tapos, ang alam ko, crush mo si Solen, di ba, Gil? Oo, alam mo, parang, if there's ever a moment sa showbiz career ko na talagang nasabi ko sa sarili ko, wow, okay, like I got this far. It was when naging taste buddies host ko, co-host ako ni Solen. Kasi growing up, or not naman growing up, pero like high school ako, college, diba? I parang, know. Siyempre si Solen, nasa magazines, nasa covers. Yes. Si Solen, everything that Solen used up. So parang all this time, wow, I mean, I hope I get to meet her one day. Tapos lo and behold, naging co-host ko pa. Oo, grabe siya. Oo, so paano? Nagkatrabaho na kayo? Crush mo pa rin ba siya? Well, I mean, of course, Solen is still Solen. She's still beautiful. Oo. Pero ngayon, I think, because of taste buddies, parang mas buddy-buddy kami. Parang, correct. Oo. Okay. So, yung bully ko, pag nag-taping kami yung mga challenges, kasi may mga nambubuli talaga si Solen. Oo, no? Pero cute kasi si Solen, kahit nambubuli siya, ang cute niya, hindi ka makapipikon. At the end of the day, super bite ni Solen, super down-to-earth, super really nice person. Yes, super lovable. Love na love natin yan si Solen. Yay! Tapos, ano, Gil, nag-ano ka, I can see you ka recently, di ba? Yeah, I did. On my way to you. I think parang may tinanong ka sa akin nun, di ba? Kasama ka ba sa press? Oh, ano sabi ko sa'yo? Kasama ka ba sa press nun? Ay, wala ako doon. Oh, yung iba nagtanong sa'yo. Oh, anong tanong? Oh, hindi, wala. Kala ko lang. Okay. Okay. Ayun, well, let's go. I can see you ako with, of course, you and Chira. Yeah, yes. In chemistry nila, of course, you know, malakas. May upcoming show sila, yung Lolong, so I hope they do well. Nakasama ko rin si Ara. Yes. Rivera. Had a good cast. At saka naging director ko din si Direk Mark. So, ayun, parang my last show, yung Beautiful Justice, siya yung director. Yes, siya yung director. Oo. So, overall, masaya naman yung experience ko and I think I was given a good role and I'm thankful na nabigyan ako ng role na gano'n. Okay. So, ano pang ibang ginagawa mo, Gil? Now? Soon, magta-taping kami for Love You Stranger. So, yung mga bida doon ay si Gabby at si Kalin. So, first... Okay. Nice! First kali si Ang galing. Kasi ikaw yung third wheel. Yeah. Pero it's okay. Kasi kaibigan ko naman talaga si Gabby. Like, fresh ko talaga sila. So I think it's gonna be fun. Yes. Na, of course. I'm looking forward to it. At, yun. Last
hindi ko siyempre isa spoil yung show, pero I can say this na iba yung character ko dito sa mga naging past roles ko. Mas may layers, mas may levels to it. Nice! Kaya abangan namin yan! Galing! Oo. Kasi may show na yung ano, si Khalil at si Gabby, finally. Oh. Nice! Ganda! Maganda yung kasama ka dyan. Nakatuwa. Excited Thank ako. You, Gil! Yes! Exciting! Thank you, Gil! Okay, ikaw naman, Paul. Yes, kaka 23 mo lang, Paul. Pala nitong April 16. Belated happy birthday. Ang lockdown birthday na. Oo, gano'n naman. Tayo naman lahat ng second, ano na tayo, second lockdown birthday na tayong lahat. Nakakaloka. Okay, and that day din ba, ano, lumabas yung latest, ano mo, bench body campaign mo? Tama ba? Ano? Parang nasa Paul? Sakto po yan. Sakto sa birthday. Yun ang iyong pa-birthday? Para ko nagpa-birthday suit? Pa-birthday suit, oh. Okay, mamaya tayo pag-uusapan yan, yung bench body campaign. Okay, so nasa AOS ka pa rin every Sunday, ano, Paul? Yes po, yes. Tapos nagdalo oh AOS. Tapos nagdalo sa recipe ka. Oo, yan. In fairness, bongga ang rating. Yes, thank you sa lahat ng support. Tsaka yung I can see you din po, I can see. Andali, yung doon mo tayo sa lost recipe, ang ganda ng feedback sa show. May book to ba kayo? Ewan ko po eh. Sana. Di ba nakita ko marami nag marami nagre-request. Yun nga eh. Why not, di ba? Kasi ganda rin yung bonding namin ng team lahat. Co-authors, pati mga production. So, for sure, kung may book to, mas gagalingan para sa kanila. Yes! Nice! And then, yun nga, recently, I Can See You ka, kasama sina Barbie at Papa Bo, si Boyet De Leon. Oy, congrats! Dahil I heard kayo raw ang highest rating ever. Tama ba? Nice! Ang bongga naman yung The Lookout, ha? Ang bongga. Crime thriller siya, di ba? Opo. Nakakapagod talagang gawin ko yung Alan. Oo. Kasi much more sa mga galawan, di ba? Kasi yung lines lang. So, ano naman, at least happy naman kami na nakapag-hard work kami para makapag-ibigay ng thrill sa mga kapuso. Oo, nakita mo naman, it worked, di ba? Highest rating ever ng ano. Galing naman! Bongga naman, nag-record, may record kayo sa I Can See You. Okay! Eto na, Paul and Gil. Let's talk about your ano pagiging bench hunks, kayong dalawa. So, unlike Derek, this is not your first bench body campaign, di ba? Yung una nyo was last year sa summer campaign ng ano ng bench. Okay, Paul, ikaw muna. Bigla mo na lang kaming ginulat last year na maglabasan yung sexy ano mo photo shoot for bench body. Di ba? Oh, so pan bigla ayan. Yeah. Nakita mo? Oh, ayan, ayan. Ano pa ako dyan, ah. Oo nga. Oh, bilang may ano ka dyan, yung role mo, di ba? So, paano ka na-convince, Paul, na gawin mo tong daring move na to last year? Actually po, since bata pala ako, artista na ako noon, parang isa rin sa mga dream ko talaga maging model ng bench. Wow! 21 body o kung ano, basta isa lang po talaga sa dream ko na maging model noon. So, nung nasabi sa akin mag-bench ako, ang unang tanong ko, body ba? Wow! Parang biro naman nila. Hindi, shorts na nga. Hindi, may brief yan eh. Hindi, shorts na nga. Sabi na manager ko kasi mahilig kasi si PPL. Biro. Ito Perry. So, hindi ko alam kung biro ba ng taga ka o kailangan talaga sa body. Grabe naman. Binigay niya yung brief. Sabi ko, ayun. So, handa ka naman. Ano ka nag-repair, Paul? Medyo handa naman kasi basta kapag ka-bench model ka na, di ba Gil, dapat palagi ka nang prepared. Kasi ang galing. Message na lang sila ng 2 weeks or 1 week para mag-shoot kami, swap, ganyan. So, para sa akin, kailangan everyday, don't need everything to work out para lagi ka prepared. Wow naman. Kakatuwa ka naman ano Paul? Kumbaga ever since talagang ano ina-anticipate mo na ano natatawagin ka pag shoot for ano for bench body. Gusto mo talaga mag ano mag underwear shoot? Kakaaliwa. Isa po rin 'yun sa mga goal ko dati kasi syempre. Oo. Halos lahat ng mga legendary na actors sa atin. Yes. Alam mo na. Correct, totoo naman. Isang karangalan din po sa amin for sure na makasama din sa Oo, isa
Oo, nabanggit mo na yung mga legendary. Oh, isa na doon nga ang iyong Tito Ding Dong Dantes na talaga namang isa sa mga OG bench hunks, 'di ba? O anong reaction ni Tito Dong mo? Anong sabi niya nung malaman niya na nag-underwear shoot ka na for bench? Last year po 'yun eh, sinulog kami. Mm. Trip ng Descendants of the Sun. Yes, so, yung panahon na 'yun. Niya na parang hindi ako masyadong kumakain, ganyan nagda-diet. Parang sabi niya, anong pinagandaan mo, Paul? Hindi ako kumakain na ganyan. Sabi ko, hindi, ninong, magkano na ako eh. Oo. Alam mo yung dati yung mga post niya ng sa bench. Grabe yun ha. Yung isa si Ding Dong sa binakabonggang legendary post na yun. So, oo, legendary mga post noon ni Dong. In fair. So natuwa si... Alam mo, bali ikaw pala yung sumunod sa yapak niya ha. Di ba Paul? Isa si Dong sa... Bali parang ikaw yung sumunod sa yapak niya. Being a bench body hunk. Ah, ikaw yung nagmana nung niya. Galing. Sana. So, natuwa sa yung tito mo for sure. Ayun. So, this was before gawin... Bago magawin ng Descendants nung time na yon or ginagawa mo na? Kaya naka-buzz cut ka na dyan, di ba? Opo. Ginagawa na namin. Okay. Tapos patapos na rin po yun. Okay. Parin kami ng mga episodes ng Descendants of the Philippine adaptation. Mm-mm. Tapos, ayun. Nabigyan naman po ng schedule ng timing. Oo. Okay, nice. Yay! Okay, thank you, Paul. O, ikaw, Gil. Before you joined Showbiz, you were a model na, di ba? As in, yes. You were a professional model. You were based pa nga in Hong Kong. Tama ba? Yeah. Well, I mean, kasi going back sa Wikipedia, nakalagay dun na parang nandun ako sa Hong Kong for my teenage years. Yeah. Mali po yun. Mali rin. For 2 months. As in, nasa Hong Kong lang ako for 2 months. Kasi for a particular shoot. Oh, hindi. Parang yung tawag dun sa placement period. So parang, Nung time na yun, nung model pa ako, after Hong Kong, supposedly meron din ako placement sa Thailand. And Thailand, then, yeah. Oh. Indonesia was after. So parang may, parang ganun nice. Na lang. Okay. You fly in there for 2 to 3 months, and then you come back. Konting break and then you fly again there. Or sometimes yung iba, they fly sneak here. So ayun, hindi natuloy because nag-showbiz ako. Okay. Pero so pag-land in Indonesia. Okay. Pero at the time, you were really, parang kumbaga you were an Asian model kasi lumilipat-lipat ka ng countries, di ba? Nagta-travel ka around Asia. Well, siguro, I mean, kasi Kuya Alan, parang hindi ko masabi kasi parang I feel like hindi naman dun ka tanggal yung modeling career ko to say. Okay. Sa akin, you know, very, you know, well-renowned Asian model or something. Kasi, like how long lang ba? Mga 2 years lang. Okay. 1 year. Not bad. The year after was yung parang, siguro yung second year ko was yung kung kailan nagpipick up yung work ko, kung kailan mas lumadami yung mga shoots ko. And then, yung second year was when I was offered to model abroad. So, ayun. Mm-mm. Okay. Not bad. 2 years ka rin nag-model pala. So, Gil, have you done underwear shoots before this? Hindi naman for an underwear brand. Pero may mga shoots naman. Like, I think I have had shoots na naka-underwear lang ako. Pero hindi naman underwear shoot. Like yung iba either my top ako or... Basta depende sa photographer kung ano yung design or depende sa client. So, yung bent body siguro is yung first na talagang for underwear. Okay, it was really the first. Ayan, Ito siya, Ayan! Ito yung last year habang nagaganap ang pandemic, di ba? May mga ganyan kayong paayuda. Paayuda, Ayuda. Bago mag-pandemic, tama. Lumabas na pala siya, mga pen. Ayuda yan, Kuya Alan. Ayuda pa rin yan sa panahon ng pandemya. Tapos, So, ikaw, Gil, how did you prepare nung sinabi sa'yo na mag underwear shoot? Because for the record, I think only a few days, we're talking about maybe 4 days before yung shoot ako sinabihan na meron. So,
talaga walang preparation. As in, I got there on the spot na wala. Wow. As in, nung time na yun, hindi pa ako madalas nag-workout nun kasi I think, like, nag-taping pa ako for Beautiful Justice, so medyo kuya pa ako nun. So, wala, like, parang I wasn't able to work out that much. Eh, how am I supposed to prepare? Four days lang. Pero, I guess siguro yung nagbigay sa akin ng confidence is yung maayos naman talaga yung ginukuha nilang photographer for bench, yung mga underwear nila. And then, I'm yes. sure naman would it make me pose or do something na hindi ako makumukhang, you know, maayos, diba? And it's not... Yung angle na parang pangit yung itsura yeah. And it's not like you have to prepare pa, Gil, no? Alam naman namin, hindi mo kailangan mag-prepare. Okay naman talaga katawan mo. As is. Kahit pa paano, kailangan pa rin mag-prepare. You know, all these okay. people, tulad ng sinabi ni Paul, no? Lahat ng mga nag-prepare sa body talagang, you know, legendary. As in, talagang yung iba, kinakareer talaga yung correct. Paging bench body. Buti na lang, hindi ako sinalang sa, ano, yung di ba, dati na yung bench runway na underwear. Yes. Wala ako doon kasi feeling ko, hindi ko kaya yun. Kahit, kaya lang ako at nag-runway ako, parang compared sa yung guys na talagang, you know, maskulado and lalaki ng mga biceps, parang ako, guys, sige, kayo na nila. Wow! Hindi naman kailangan maging maskulado, hindi naman kailangan malaki katawan. Meron din naman mga kagaya mo na lean lang, alam mo yun, lean and mean. Hello, iba-iba naman ang body type. Oo. Meron... Joke lang. Diba? Meron kasi ganyan talaga yung body type mo. So, yan naman talaga yung ano mo. Yan din naman yung pagmamalaki mo. Kanya-kanya naman kayo ng ano. Diba? Ayun. Ito talaga yung body ko. Yes. Oo. At saka hindi ko rin maisip na ano kung magiging malaking ano mo, mga papabulk ka. Parang si Terry. Oo, hindi ko rin ma-imagine yata yung malaking ano ka, ha? Sobrang, di ba, yung mga bulky, ano ka, chunky and bulky. Okay, so, Gil, how different is an underwear, tinanong ko rin to kay Derek, how different is an underwear shoot ba from the usual photo shoot? Mas medyo extra careful ba? Kasi nga bilang you're just wearing nothing but undies. Ito kasi, first of all, outdoor shoot to. So, yes. Wala kami sinusot except undies. Yung mahirap is, naglalakad kami barefoot at kailangan namin maghanap ng puno or ng poste or pader. Ayan, o. Oh. Pwede magbihis. Yung puno na yun, yung nasa left, kung saan ako nakatago. Oo, oh, yeah. Nagbihis ako dun sa likod na yun. Ah, diyan ka na magtatago ka lang dyan? Oo, as in like, wow. Nagpalit na underwear. Grabe. So, it's the strongest. And then, of course, outdoor, mainit, and then... Correct. Marami ng mga insects, gano'n. So, work talaga yun. Like, shoot, yun, parang gano'n. So, yung shoot na, you know, it's still work. May hirap pa din. Compared sa nasa studio ka lang at... Ang ganda, oh. Di ba yung parang recent namin, nasa studio lang? I know. Oo, mapupunta tayo dyan mamaya. Pero, bali saan ang location neto, yung una mo, Gil? That's a good question. Where was this? I think it must have been Albay. Hindi mo na maalala. Hindi ko talaga maalala. I'm tama talaga ng memory ko. Naku, grabe. Baka mag-grabe to Ben. Grabe yung memory mo, Gil, ha? Sandali, Paul. Bench body. Sandali, Paul, were you in the same ano location? Location. Ha? Ay, Davao. Ah, iba. Ano, iba ka ba, Gil? Iba yun sa'yo? Okay. Oh, so, hindi natin. Ano, Paul? May iba-iba po yung schedule. Ah, okay. Grabe. Sige, hindi mo alala kung saan yung kanya. Yeah. So medyo may ano, so medyo may struggle. Oh, grabe to si Gil Cuervo, ha. Sandali. Pero so sa sobrang ano, mahirap din talaga because you're exposed to the elements, gaya ng sinabi mo, no? Ang dami nagaganap. Ang hirap din. Oo. Hirap din mo, tsaka, yun nga, siguro alam mo naman na sa Pilipinas tayo, init correct. Na talaga. Yes, humid. Humid. Hirap din kayo magtrabaho pag ano, masyadong mainit. I know, right? Oo naman. At siyempre, tsaka hindi lang naman available light yan. Mayroon pa nakatutok sa inyong palighting dyan, di ba? Wow! Oh, so talagang hindi rin siya... Nakapakan namin, parang marami ito or something. Bakit? Wala ka bang sinelas? Walang slippers? Wala.
Ay, grabe. Talagang ano. Wow, bongga rin ha. Iba rin talaga yung pinagdaanan nyo pala dyan. O, eto Gil, meron ka bang memorable or any funny kwento while doing the shoot? Kasi kanina nakwento ko kay ano, nakwento ko kay Derek yung ano si Tom Rodriguez, may moment siya na nag-hello si Tom Jr. while he was adjusting his ano briefs. May ganun siyang moment. Oo. Nag-cameo appearance yung kanyang ano, yung kanyang si Tom Jr. Ikaw ba ano ba may ganun bang ano? May pa ganun ba si ano, si Baby Gil? Si Baby Gil oh. Buti na lang hindi nagpakita si Junjun, no? Pero, si Junjun. Pero yung sinasabi kong ano, yung parang kailangan ko talaga maghanap ng ano, puno or paner. Yeah. Talagang yung naka-lookout ka kung may dadaan ba habang nagmimimimim. Grabe. Oo. Nakakaloka. Oo, medyo funny nga yun. Funny at the same time, nakaka-tense ha. Any moment, baka may mag-screenshot, may kumuha ng ano, di ba habang nagpapalit ka ng ganun? Oo, nakaka-tense. Oo, pero wala namang untoward incident na nangyari sa'yo. Wala naman. Okay. Kasi namili ako ng pader na medyo tago. So, aba? You know, safe naman. Ayun. Okay. Okay, thank you, Gil. Ikaw naman, Paul. May funny anecdote ka ba while shooting your first bench body campaign last year? Wala. Yung last year. Most memorable lang yung last year, yung first. Oo nga, yun nga pinag-usapan natin. Mamaya pa yung ano, yung busy, yung ngayon. Ano? Meron? Naalala ko nun, inaasar ko yung RM ko. Kasi, napansin niyo ba yung last year, parang wala akong white na brief na suot dyan? Oo nga, no? Kasi, nung nagsuot ako ng white na brief, inaasar ko yung RM ko. Ayan, no, may white eh. Hindi, ano yan eh. Blue yan. Ito yung nasa left? Oo, oh, light blue yan. Ah, talaga? Okay. O, ano sabi mo sa RM mo? Fight, sabi ko, dapat pagka puti yung brief, binasa ko. Kumuha ko ng tubig, tapos binasa ko yung puti yung brief, tapos sinakasar ko yung RM ko. Tapos yung RM ko, uy, magpalit ka. May pa-wetlock ka? Grabe to. Talaga. Parang inasar ko ba siya? Oo, so nang titis ka talaga. Gamit yung white brief na yun. Binasa mo? Aso may white pala dapat, pero binasa mo. Aso gusto mo talagang umano, basain para lalong bumakat, gano'n? Hindi. Binibiro ko lang yung RM. Ang bongga ka, ha? Weh! Ang bongga nun, ha? So, hindi na ginamit kasi nabasa. So, talaga, naughty ka, ha? Kung sinabi na may pa-wet look nga, game ka naman. Patay. RM mo nga. GG. Tataranta na. Hindi, at saka lalo na yung kung white, di ba? Talaga naman, pag nabasa ang white, wow! Di ba? Kitang-kita na ang ano, ang future. Ang future, oh! Okay, tapos yung, doon sa picture mo na yon, grabe, ang flawless niyo pareho ni Gil, ha? Ano, ayan, no? Ang kikinis niyo, no? May body makeup din ba yan? Or ano ba? Paano ba? Anong ginawa sa ano? Tapos, what? Yung mga body hair nyo, nasaan? Ba't ganyan kayo kaka-flawless? Paano na-achieve yung ganyan ka-flawless? Ano lang po ako, yung parang tanning oil, medyo nagtatanak dyan. Tapos yung sa body... Hindi ka mabuhok? Ang kinis eh, oh. Tan ka nyan, nakita mo na yung left, ang puti-puti mo pa. Tan na yan, lagay na yan. May ano na yan, medyo may tanning ano na yan. Ah, wow. Edi lalo na kung wala. Kasi sa sobrang puti ko, sabi ko, gusto ko medyo magpatan naman para tama. Iba, para maiba naman. Alam. Yes. So ano, so body hair, wala kang body hair? Wala. Yun lang talaga. Ah, wow. Kinis? Ang galing, parang baby naman. Wow. Ikaw Gil, walang hindi mo kailangan magpa-wax or magpa ano? Wala talaga. Kasi yung buho ko, wala akong masyadong. Ay, okay, I love it. Bongga. Kaya pala kikinis, ayan oh. Ito lalo na 'to naka-white ka na ano.
Ikaw na, may waka, meron kang white. Eh, ano ba to? Blue rim ba to? Blue rim. Yeah. Oh, ah. Ah, may pagka, oh, may pagka baby blue, oh. Pero ang ganda itong shot na to. Ito naman si Paul din, oh, sa mga batuhan. Lumaban din naman. Okay, yay! Pag-fast forward na tayo sa 2021. Ito na ngayon ang inyong latest campaign. Okay. Asa na yung ating picture? Ayan, so... Ayan, oh, mas relax ka na this time, Paul. Parang sanay ka na mag-brief sa harap ng maraming tao. Medyo, medyo. Parang may pressure pa rin talaga eh. Hindi man, hindi ah, talaga? Ang hirap eh, parang iba yung pagka-outfit na ano, iba mas madali po. Pagka naka-brief, parang hirap mag-isip ko ano posing. Oo, bro. Na nararamdaman nila. Oo, oh, kasi sobrang... Oh, umaagri. Umaagri si Gil. Hindi mo alam kung ano yung po. T-shirt, eh, wala. Mabuhok na lang ba? Ano ba? Ang cute! Yun, bro. Ang cute niyo. Get, gets na gets ko yun. So, parang, ang cute! Nakayo na lang ako. Oo. Oo nga naman kasi alagay naman. Ano ba? Ayusin mo ba? Ikakambyo mo ba? Hindi naman, di ba? Tama. So, hear mo na lang. Oo, so hair mo na lang o kung ano na lang pagdidisikitahan mo. Nakakatawa, ha? Oo, pero... Pero ano nga, Paul, pero medyo mas ano ka na, masanay ka na ngayon. Bilang medyo, second time na eh. Mas medyo may confidence naman. Oo. At mas madali ba this time? Kasi nasa studio na nga kayo this time, hindi na outdoor. Opo, siyempre, mas madali po this time. Kasi may ano, may dressing room talaga. Oo. Mas kundi natin ng bench tower. So talagang ano, mas madali po yung ngayong year. Okay, ayan. Pag ganito, Paul, na ang ito, oh, gusto ko itong mga ano to, ito yung photos mo na ganda-ganda. Pag ganyan, Paul, na ano, bumaba ka talaga ang dapat bumakat, hindi ka na iilang. Anong feeling? Anong pakiramdam ng ano? Ano? Hindi mo tinitignan ka po. Oh, kapag after ng shoot, hindi ko rin po tinitignan yung sarili ko kasi na-awkward. Baka ma-conscious ka, no? So, yung sa posing, sabi ko, bigla ko rin, wait, posing Justin Bieber to na, hindi, gano'n. Kasi talaga na mental block kapag... Ayan, oh. Ah, Justin Bieber pala ito. Oo nga, no? Tama, may pagka-Bieber nga yung ganyan. Oo. Oo. So, pero anong feeling, ano, Paul, nung manipis na, yung sobrang manipis lang na fabric nung underwear mo, di ba? Tapos, may mga nakapokus na ilaw, may mga ibang nakatingin na tao. Ano, parang dinededma mo na lang para ano? Hindi mga professional, ano po kasi yun. Ah, yun. Tama. Sanay na sila sa ganun. Tama. Yes. Kumbaga na yung health din nila ako kung ano yung po-post ko, kung ano yung masakit. Mm-mm. So, kiling. Wala po akong ilang kasi okay naman lahat. Tama. Ang ganda ng sagot. Tama. They're a team of professionals, kumbaga, di ba? Yes. Okay. Correct. Kiling. Oh, ikaw, Gil, naku-conscious ka pa ba? When you're in front of other people, tapos underwear lang suot mo. Oo naman. Oh, ah, talaga? Actually, aminin ko, nung previous shoot, parang pakiusapan ko yung ano, yung stylist ko. Pwede mas madaming boxers kasi sa brief. Kasi parang mas conscious ako sa brief. Though, of course, may mga layout na naka-brief pa din ako. I think marami nato yung naka-boxers ako. So, ayun, naka-conscious pa din ako, syempre. Tawa lang rin naman ako. Wow. Kahit, you know, kahit studio shoot pa yan. Pero, yun nga, tulad ng sinabi ni Paul, siguro mas okay sa akin yung last shoot kasi nga nasa studio lang. Ito, oh. This one. Yes. Oh. At ayan nga, Gil. So, parang, ito napansin ko, parang you... Ang ganda na, you have a nicer body now compared to your first shoot. Do you agree? Oh, siguro naman, I think. That shoot, kahit pa paano, nakapag-prepare. No, kumpara here. Oo. About a few weeks before. Like, syempre, di naman akong like, malaki, wala naman akong sad muscle. So, instead of siguro bulking up, mas nag-cardio pa nga ako eh. Kasi, at di ba yung may saying na yung camera adds 10 pounds. So yung daily at least ko is okay lang kung
mas payataw kasi anyway sa camera, lalaki pa naman ako. Yung importante, wala ako masyadong chan or like... Yeah. You know, like, tama. I mean, yeah, yung okay yung itsura ng katawan mo. Yes. And to think, Gail, na may pandemic pa, ha? So that's your pandemic body? Grabe, ha? Oo, pandemic body. Ano? Grabe siya. Oh, galing. How do you... Ayan, no? Ah, ito, oh. Ayan, ang ganda neto. Oh, ayan. How do you maintain that kind of, ano, that sexy physique, ano, Gail? I mean, siguro genetics din, but... Oo nga. As long as mag-workout ka. Okay. Kahit sino ka man eh, whether ectomorph ka, exomorph, so on and so forth, kahit anong body type ko, basta yun, know, lagi kang nag-workout, consistent ka. Okay. Maganda pa rin naman yung magiging itsura ng katawan mo eh. Yung iba lang, mas payat sa iba, yung iba, mas madaming muscle. So, ayun, parang sexy mo daw. Ang hirap magbigay ng advice to everybody kasi, syempre, everybody is different. Oo, tama nga naman. Oh, ayan mga... Ayun, tapos, ayun nga, yung picture na yun kanina, bali, ano siya ha, bigay, in fairness, I got this from yung friend ko na taga bench, so exclusive. Kasi hindi pa siya lumabas, Gil, di ba? Ang lumabas mo lang na photo, yung, ano, yung isa kanina, at saka yung black and, ayan, at saka yung black and white. Ito, bigay sa akin ng isang friend ko from bench, so, yay, thank you. O, di ba, meron siyang, unreleased pa siya, eh. O, yun. Bongga. Ang sexy mo dyan, Gil. Grabe. Naman dito, Kuya Alan. Ano? Ano, Paul? Pinakita mo ano? Talaga. Unang-una yan sa ano. Oo nga eh. Tapos, ayun naman. Yes. At hindi. Tapos sinanong... Oo. Hindi mo pa nga pinost yan, di ba, Gil? Oo. Oh, tapos... Hindi ko pa pinost, pero parang... Ano, parang you saw that may nakita akong nakita akong pink website na nandun siya. Sabi ko, ano kaya siya nakakuha nito? Kasi nga sinend sa akin yung isang taga bench. Ay, meron siya. Doon lang. Kumbaga hindi talaga siya pa pinost ng sa mga social media na ganyan, 'di ba? Okay, so narinig ko kasi, alam mo kaya, ito yung isa, ito yung ano, the colored version. Oh, yan, wala siya niyan, isa pa yan. Ano lang yan, bigay din sa akin ni ang aking friend sa bench. Ganda nung ano, ang ganda rin nung ano, no, hindi, yung colored version. Yan yung favorite, sa lahat ng layouts, yan yung favorite layout ko. Yung nga lang nice. Nung nakuha ko yung photo, or nung first na release yung photo, I think black and white. So, agad-agad yung sinig. Pinost agad. Yes. Kung alam ko lang kung may color version, dapat inintay ko. Pwede mo naman i-post din yan, Gil. Ikaw naman. Diba? Parang ulit. In the future siguro, parang hashtag. Oo. Okay, oo. Ang ganda rin kasi nung may kulay, diba? Tapos kasi... I heard kasi Gil, limited lang daw kasi yung layout mo talaga na nagawa. Kasi nga, it was a lockdown nung time na yon. Tapos shorter daw yung time na allowed sa studio. Tama ba? Yun ang sabi ng aking friend. Ayun, that's why. Tama yun, Kuya Adam. Actually, yung sa araw namin, nakaschedule kami per ano eh. Like, yun lang... May tanong. Layouts. Yung aking 2 to 4 p.m. parang ganun. Okay. Kasi nakasalubong ko si David Licao ko, pero siya yun sa umaga. Yung parang ganun. Okay. Parang per cluster siya. Yeah. At, yun nga, mas konti siguro yung layouts din. I think, hindi ko alam, parang 5 or 6 ata yung nagawa ko. Okay. Na may kasama pang ano, active wear na yun. Yung bed. Nakita ko yung activewear. Oh. Parang pag-ano na... Oh, so, ilan lang na, ano, nakunan sa'yo na underwear mismo? Naka-5 ka rin, mga 6, gano'n? Parang 4 lang. Ayun. Yun nga, yun ang sabi ng aking friend. Hindi ako sure. Ito na naman tayo sa memory ko eh. Grabe. Alam mo, may memory gap ka ba na nagaganap? Ano yan? Parang lolo na yung utak ko eh. Nakakatawa yung lolo. Ano ba? Oh, so medyo yun nga. So ikaw yung bawas kasi ikaw Paul mas marami yung sa iyo ha na ano, mas marami ka na shoot na layout, Paul. Thank you, Gil. Siguro mga 6 layouts lang ako Kuya Alan. May kasama pero active wear. May active din. Pero parang mas marami-rami ako nakitang sa iyo kaysa kay Gil talaga ang lumabas dalawa na ano. Tapos meron ka pang video na nagawa, Paul, 'di ba? Yung for the ano yung so, yung boxer brief. Ay, eto. Oh, wait lang ha. Sana mapanood natin. Ay, eto. Oh.
Ayan eh, oh. Gusto ko tong video na to eh, oh. Oh, ulitin nga natin. Ay, ayan eh, oh. Ayan, oh. Ayun eh, may pag-focus eh. Ayan, oh, bonggang bong. Ba't ka natatawa? Gusto ko yung video na yan. Ilang ulit kong pinanood. Charing! Ayan na nga, ang tanong. Ang tanong, oh! Mm-hmm. So, ayan talaga, sobrang nipis nung ano, nung suot mo dyan, ano, Paul, no? Talagang hubog na hubog ang ano, family jewels sa nipis ng ano, ng fabric. Family jewels. Oh, ang family jewels. Ang crown jewels. Ang crown jewels, oh! So, anong feeling mo dyan, Paul? Yung ano sa video na yan, may paan, may ba close up? Wala naman kaya alam. Oo nga, tama. Parang nung sinabi mag-shout out lang. Ay, hindi. Shout out? Parang kinausap ako nung nag-video na parang sabi, ah, Paul, kukuha na ka lang namin video, ito yung sasabihin mo niya. So, sabi ko, sige, anong suot ko? Ayan lang. Ah, ayan na. Oh. Ayan na yun, sabi. Yun lang yung inform niya sa akin. So sabi ko, sige. Oh. So, nakita mo naman kung paano lumabas. Okay naman yung, ano, yung kinalabas at parang angas lang din talaga. Correct. Parang pinipresent talaga yung bench na ano, brief. So, correct. Okay naman. Yes. At talaga na-present mo ng ano, bongga. Na-present mo ng bongga. Na-present ng bongga. Oh, ang galing. Ang galing mo dyan. Winner. Sayang walang ganyan si Gil. No? Hindi ka ba naka-shoot ng ganyan? Oh, actually, Kuya Alan, I think dapat kasama din ako sa shoot na yun. Yung nga lang, nung time na yun, na-schedule yung shoot, nagtitiping ako, or hindi pa ako magtitiping, or magtitiping pa lang. I think may nagka-case ng COVID, at saka sakto yun yung parang may surge yung tumaas yung mga cases. So, long story short, parang naging person under investigation. Pero di naman ako nagka-COVID and after quarantine. Okay. Good for you. Pero yun nga, like may na-COVID. Wow. So di ako nakasama sa quarantine. Ah, grabe ha, meron ka pang COVID story ha. So naging PUI ka pa pala that time? Hindi naman ako. Medyo may nagkaroon ka ng ganong klaseng ano. Ay, kakatakot talaga sa panahong ito. Imagine, no? Mag-shoot ka lang ng mga ganyan, di ba? Pwede ka talaga. Oo! Of course. Bahay yung mga magulang ko. So, I know. Like, magsisenior na yung tatay ko. Magsisixty this November. Siyempre, at risk siya na ma-COVID. So, yes. Parang talaga, Kuya. Correct. Okay, eto. Another question. Ha? Tinanong ko rin kay Derek kanina. Ikaw na, Gil. Anong opinion mo dun sa issue na yun, nasa-sexualize daw yung mga underwear model or they're being parang sexually objectified because of these mga sexy photoshoots, ganyan. Anong opinion mo dun? I think women have it worse kasi yung ginagawa ng mga lalaki is they reduce women to sexual objects. Kaya that's how they're being sexually objectified. Yeah. Ngayon, I think kasi sa mga lalaki, di ko naman sa, like, sinasabing na, like, women or gay people don't sexually object. They do naman din naman. Pero, I think it, hindi siya to the level ng ginagawa ng mga, ano, ng ibang mga women. Lalaki. Medyo creepy sa mga babae. Ah, yeah. Oo, correct. I think if anything na nga minsan parang syempre it's sexually objectifying pero in a more parang hindi ganun ka serious way. Yung parang walang super masamang intention ni parang yung mga ng mga abusers, yung mga nangaharas, sila talaga yung mga na sexually objectify with intent to sexually harass. So ayun. And yung sabi do, I think women have it worse. So think about complaining na nasa sexually objectify ako. Parang I should think about the women who experience it every day and, you know, think about solving that first before I solve being sexually objectified. So yun lang naman yun. Yeah, ang ganda! Very well said, candidate number one. Ang bongga! I love it!
Thank you. Ang galing talaga sumagot ni Gil. I love it. Ang ganda. Pero ang medyo, ang flip side naman kasi nung issue na yung Gil, it's all about body positivity, syempre, di ba? Oh, if you're proud of your body, you're comfortable showing it in your, showing it, tapos na, in, and, for all shapes and sizes na dapat. I think that's, if anything, I'm also happy na napili ako ng bench kasi I think they're also showing na hindi naman dapat lahat ng mga kinukuha nila for bench body or talong kailangan super maskulado katawan, parang bodybuilder yung katawan. Because yes. Yung mga sinusuot namin, underwear's for everyone, di ba? Exactly. Kahit babae, kahit lalaki, kahit malaki yung muscles mo, kahit maliit, kahit payat, or malaki. Underwear is so bench body should be for everybody. Nice. Yay, tama. And yun nga, if you're comfortable showing it, 'di ba? Kung mag-underwear ads ka or TVs, go ahead because it's beautiful. Actually, the human body is beautiful, 'di ba? It's a work of art. So, show some skin. It's fine. It's normal. 'Di ba? No shame, no judgment, 'di ba? Dapat ganon. Show your stretch marks, show your Yes, your love handles or kung ano man. Freckles, your imperfections. Yes. I'm bongga nun. Yan. Yun ang body positivity na hindi na dapat i-shame yung mga tao kung ano man gusto na ipakita, di ba? Nice! I love it. Thank you, Gil. Ikaw, Paul, na-feel mo ba yon ever na parang ano may sexualized kayong mga ano, nagpo-post in your undies or you feel objectified? Mas feel that. Ko, Kuya Alan, yung ano eh, yung joking expressions lang siguro sa comment. Ay, paano yan? Anong mga joking expression niya? Magtatag sila ng friend nila, ganun. Tapos, parang hindi naman nila sinaseryoso talaga. Tulad nga sa akin. Oo. Playful lang. Oo. Pero sa akin, sa mga nagko-comments naman sa akin, feel ko pabiro lang naman nila lahat yun. And wala naman problema sa akin. Kasi minsan ko nagbabasa ako mga comments, natatawa din ako sa mga video. So, ano, like ano yon yung sabi mong comment, like ano example, itatag sa ano, kung kanino man, tapos ano sasabihin? Mga ganun, oh, itatag, oh, ito, I'll see it on his face, mga ganun. Ah! ano lang nila, mga giggle expressions nila. Ay, gusto ko yung giggle expressions. Oo, ang ganda ng giggle expression. Pa-joke expressions lang naman nila yun. So, tama. Pinatapa tayo mag-sensitive doon. Maraming nice. Negative sa mundo. So, ito, para sa akin, lahat, ano na lang. Oo, enjoy tama. Life. Positive na lang lahat. Oo, ang galing. Eh, kung saan nagigigil sila sa'yo, di ba, Paul, di ba? Oo, kung may giggle expression sila sa... Oo, that's a good thing. Correct. No? Giggle sila sa'yo. Giggle sila sa'yo! Giggle ako sa'yo. Hindi naman nila talaga intention na seryoso. Yes. Oh, tsaka, at saka ano pa rin ni, doon pa rin pumapasok yung patriarchal pa rin eh, no Gil, kasi 'di ba like lalaki kasi kayo parang wala namang mawawala, alam mo 'yun. Kung babae, tama si Gil doon sa ano niya kanina na yung si babae talaga yung mas na ano eh. Iba yung dating kapag yung mga babae na yung 'di ba, nasasubject sa mga ganyang klase ng ano, mas sila yung mas talagang pwedeng mabastos or 'di ba, prone to add to it, parang kasi iba talaga sa babae eh. Yung ibang tao, they really reduce them na, oh, pang ano lang yan, pang sex na meron. Hindi parang, yung sinasabi ni Paula, parang mas parang pa-joke lang, uy, yummy yan, or gigil lang dyan. Pero yun, hindi kami nire-reduce, or we don't experience yung parang babae na nire-reduce sa, uy, pang sex ka lang, or something like that. Galing, oo, tama. Ganda. Galing. Okay, so, Paul ulit, natuwa ka ba nung makita mo na yung ano, kinilabasan ng shoot mo? Were you satisfied? Okay naman po, Kuya Alan. Kaso hindi lang kasi naman, ganda-ganda naman gumawa ng bench. Nakapag-ready nun kasi galing po akong Hindi ka nakapag-ready na Bakit puro ganyan mga sagot niyo sa akin ngayong gabi? Hindi kayo nakapag-ready? Grabe naman, hindi pa nakapag-ready yung lagay na yan? Iba rin naman kayong tatlo, ano ba? Minsan 2 weeks, ano lang eh. 2 weeks, 3 weeks. So, ayun. Galing po ako lang taping nun ng Lost Recipe ata. Lost Recipe. So, ayun. Di po ako masyado lang. Pag-workout, syempre pag-locking taping. Diba? Pagka after ng work, diretso hotel lang, doon ka lang eh. Kasi lock-in nga. So, siguro nakapag-diet ako ng mga 1 week lang. Ganun.
Pero okay na okay naman. Okay naman. Oo, oh, no. Mas, sobrang mas okay kaya. Confidence eh, kasi sa andyan na eh. Diba? So, ano okay naman talaga. Ano ba? Oh, ganda na ito oh. Yung gusto ko to oh. Yung mga nakaspread ang legs. Charot! Ang ganda nito, Paul. In fairness. O, tapos eto, mas dumami ba yung mga nagdi-DM sa'yo, Paul, mula na maging bench hang ka? Ano yung usually yung mga messages na natatanggap mo? Yung mga DMs, ha? Yung mga medyo... yung mga message requests, yung mga hindi ko nakabasa. Oo, oh, yung mga gano'n. Tapos yung mga... saan nababasa? Ano yung medyo shocking o may super wild na, na ano, encounter mo? Pinaka-wild na nabasa ko yung... how much, ano how pay you? Ganun. Ay, yung mga ganun. So, siyempre ako, siya, diba? Ako oo naman. Hindi mo naman sasagutin yung ganun, diba? So, yun mm-hmm. yun lang naman siguro yung parang pinaka-wild lang na na-receive ko message. Mm-mm. Tama. Ay, ganyan din sabi ni Derek. Pero sabi nga niya, hindi naman seryoso kasi yung mga nag-offer na ganyan. What if, ano, oh, alam mong, what if alam mong, what if alam mong seryoso, Paul? Na talagang may offer na talagang ano. Kurin kasi talaga iniisip ko alam yung pag parang message siya ganun, either iniisip ko lang bibiro siya or giggle expressions na naman. Oo nga. Gusto ko talaga yung giggle expression mo. Ha? Gusto ko yan. Gagamitin ko yan. Giggle expression. Giggle expression. I love it. Pinapansin ko yung Alan. Oo, tama. Okay. Oh, pero okay lang sa iyo Paul. I'm sure okay naman talaga na mas dumami at nagnanasa yung mga nagpapantasya sa ano katawang lupa mo ganyan. Okay lang sa iyo. For sure okay naman po. 'Di ba? Syempre minamahal ka, sinusuportahan ka. Mhm. Diba? So okay okay po sa akin 'yon and correct. Na-appreciate ko lahat ng ano support tama. Nila. So, yun. Kasi na-appreciate ka rin nila, 'di ba? Ang hirap magsalita nang nakikita ko yung picture ko. Bakit? Ganda-ganda ng picture mo, no? In fairness naman. After photoshoot ko, hindi na ako, hindi ko tinitignan. Talaga? Kahit kapag post ko minsan sa IG, hindi ko na tinitignan ulit kasi na-awkward ako sa sarili ko. Ayun nako, ilang ulit naming tinitingnan yung mga ganyan. Charot. So, oo. Dapat na, hindi kasi naman, pag nakita mo naman yung quality talaga ng ano, ng pag, nang mag-shoot ang bench, talagang iba yung quality. They're one of the best, if not the best, pagdating sa underwear shoot. Ibang level lang ano ng bench. Di ba? Minimo yan. Hindi siya bastos, never siya naging vulgar, or ano, di ba? Ang ganda, ang classy lagi ng dating. Classy. Okay. O, ikaw, Gil. Ano ba? May mga dumagsabay yung mga nagme-message, nagdi-DM, nagsa-slide sa DM mo. And how do you feel na yun, dumami nagka-interest after ng mga ganyang poses niya? But first, natural lang naman siguro if you kung mag-bench body, I think natural naman siguro na yun nga, may mag-fantasize sa'yo. It comes with it. Yung mga sa DMs, I mean, meron pala, may mga nag-message sa akin na mga fake account. Yung parang, like, nanggagamit ng photos ng sikat na, like, tao and then they use it as like a fake account or something like that. So, pero, yung mga super serious na... yung medyo wild. Parang hindi naman. Siguro yung mga creepy na comment na parang, show me creepy. Your feet. Or ganon. Ha? Show me your feet? Oo. Kumi-creepy level. Dumi pa. Ano ba? Kumi-creepy levels nga, no? Ano ba yan? Naghihingi ng feet. Okay, ayan. Pero okay naman sa'yo kung dumami man yung parang... parang they all want a piece of you, Gil. Ganon. Ayaw ni Britney, oh. What? Parang... yung reaction mo parang, what can I do? Parang gano'n. I love it. Diba? Yeah, that's life. That's life, po. Oh. I love it. Okay, ito na. Ano na tayo? Next portion. Yay! I love this. Ito na, quickie questions. Mabilisan lang to, guys. G ba kayo, guys? Quickie questions. Yay! Let's go! Ayan. Okay. Paul and Gil, mabilisan lang. Salitan kayong dalawa. Paul muna. Boxers or briefs? Boxers.
Ah, okay. Underwear size. At wala tayong pa-music. Asa na yung music na? Medium. Underwear size. Ha? Medium. Medium. Okay. Pant size mo? Pant size 32. Okay. Shoe size? Shoe size 10.5. 10. Okay. How long do you take a bath? 3 minutes. Ay, wow! Mas mabilis siya kaysa kay Derek. Ana, ana? Grabe. Pag-desan na ligo ako. Parang ah, ganun ba? Oo. Training namin. Mabilisan. Parang wisik-wisik lang. 3 minutes. Oh, grabe na, siya. Oo. Ayun. Favorite sleepwear? Boxers and ano, t-shirt. Oh, hindi ka nag-ano? Nag, yung hubad lang. Ganyan. Wala lang. Wala lang, oh, talagang wala, walang suot. Wala. Pagka-trip ko. Ah, okay. Ah, talaga? Kailan mo nagiging trip mag ano? Mag walang suot? Ano, minsan kasi di ba may feeling na kahit sobrang lamig ng aircon mo, parang init lang. Kaya minsan diba, yung iba naglalabas ng isang paa nila sa kumot. Oo. So ako, nag-ubad na lang ako. Minsan na yung isang makatulong. Oo nga naman. Tama. Nag-iinit ka, di ba? Baka naman may ibang dahilan kaya ka nag- Charot! Okay, Nick, thank you. Okay, ikaw naman, Gil. Boxers or briefs? Boxers. Okay, underwear size? Mga medium to large. Depends okay. On yung boxer. Okay, pant size? Pants? Pants, yeah. 30 or 32. Okay, or 30. Shoe size? Okay, shoe size? 10.5. Ay, parang-pareho kayo ni Paul, ha? How long do you take a bath? Do you take a bath? Matagal ako, ano, matagal ako, Kuya Alan. Ah, matagal ka? 25 minutes. Ah, oh, wow. Kasi eh, may kasama pang ano, eh, muni-muni pa yan, eh, minsan, habang oo. Oo. Tumata sa akin yung tubi, parang, may concern. Sarap. Kapag nag-shampoo ako, parang may sarap, di ba? Ano, something about life, gano'n. Ah, oh, wow. Wow, lang, talaga. Eh. Oo. Di parang si Derek kasi Paul na parang mas disiplinado yung parang. Ang bilis, oo. Yung pag ano, pass nila, ligo lang talaga, tapos okay na ako. Oo. Tapos ano. Oo. Ikaw, nagko-contemplate ka pa about life. Wow. Oo. Ang ka doon, ha? Oo, tapos na-imagine ko tuloy yung ano, yung shower scene mo sa ano. Siya, sa ano? Hey, oh, my love from the star. Di ba ang bongga nun? Oo, parang sinend pa sa akin direct Joyce yun eh. Sabi ko, ang ganda nung ano ah. Ang ganda explain na ah. Sabi, send mo nga yan. Yan. Tapos, favorite sleepwear, Gil? Sando. Nothing? Ay, okay. Sando and boxers or shorts. Boxers. Okay. Hindi ka nag-ano, hindi ka nag-upad, gaya ni Paul. Yung wala. Wala at all. Masyadong ano eh, masyadong malamig eh. At saka parang pag skin lang yung tumatama sa likod ko. Parang nangangati yung likod ko. So, ay, okay. Sando pa din kahit pa paano. Parang may konting ano, cover. Okay. At diretso ko na sa'yo, paren. Sexiest part of your body, Bill? My face. Hindi kasali ang face. Nainis ako dun sa sagot na face. Ano? Shoulders. Shoulders. Why? Ano yung shoulders mo? Mas... Hindi ko kasi masabi yung biceps ko. Wala naman akong biceps. Ay, malay ko. May iba kang part na ano ka. Kasi kahit payat ako, may mga nasasabi sa akin na even if I'm payat, malapad yung shoulders. Para okay. Sa isang payat na person. Okay. Tama. Okay. So, what part naman of your body are you most proud of? Bawal yung sa... Bawal dito, no? Oo. Chest. Ah, okay. Wow, tama. Maganda naman din chest mo. Okay. Trim or shave? Trim. Ah, trim. Ayaw mo ng shave. Makati eh. Pero yung trim, kasi na-trim, hindi yung pag-mahabay. Pero kasi pag shave mo yun, ano, at saka, feel ko hindi yan comfortable. Parang magasok. Okay. Tama. Eto, ewan ko kung alam mo ito. Ha? Grower or shower? Both. Alam mo, may idea ka.
Kasi oh, in-explain ko pa to kay Derek kanina eh. Oh, ikaw, grower or shower? And I'll leave that to the girls to decide. Oh, ah. Yeah! Okay. Sige. Okay ako doon. Sige. Okay, next. Kung magiging pagkain ka, food ka, ano, Gil, ano ka kaya? And why? Pwede drink. Ikaw. Sige. Kasi sasabihin ko siya na coffee kasi masarap ako pag ano. Ah? Masarap ako sa umaga. Ay, sarap. Mahilig ka sa coffee? Yeah. Oh, mahilig okay. Talaga ako sa coffee kasi siguro 4 cups of coffee ako. Oh, wow. Coffee lover. Okay, if you're an emoji, Gil, what emoji will you be? Paano ko ipapakita? Ang alin? Ikaw? Hindi ko madra. Ano ba yun? Face expression ba yan? Face expression. Ano mo na lang ng face mo? Ganun na yung emoji, parang naka-picture, naka-smile. Okay. Ano imagine ko naman? Bakit yan? Because it for me, it shows peace. Parang, pag usually, pag ginagamit ko yung emoji na yun, ibig sabihin nun, parang nasa state ako ng peace. Parang, I'm chill, relaxed ako. Nice. That was good. Ah, nice. So, yun ang medyo favorite mong gamitin, the emoji. I mean, yeah. Okay. Nice. Okay. Oh, back to ano, Paul. Sexiest part of your body, Paul. Bawal sa face. Hindi kasali ang face. Oo. Hands siguro. Bakit? Ba't yung hands? Grabe. Ano? Malaki ba hands mo? Confident ko lang sa feeling kasi nga may mga konting art na nakalagay. What do you mean konting art? Ano ba nakalagay sa hand mo? Quotes na nakalagay sa nakatat sa hand. Ay, nice. Ano ba pinatat mo dyan? Madaming meaning to eh. Itong parang arrow. Okay. Okay. Dami magamit ko yan. Wow! So may kwento ang mga tat mo sa hands. Okay. Nice. Okay. What part of your body are you most proud of naman? Ano, Paul? Yung chan ko na lang siguro. Wala ko maisip. Yung alin? Abs ko na lang siguro. Ah, wow. Okay. Oh, ang ganda naman abs mo. Okay, trim or shave? Shave. Ah, wow. Ah, shave ka. Okay. Hindi ka nakakate. Yung dalawa, sabi yung dalawa, makate. Hindi ko lang iniisip ito. No. Okay. Grower or shower? Yay! Ang sagot mo dyan. Sayang yung sagot ko sana yun para sagot dito. Hindi. Hindi pwede. Walang copy-paste. Walang grower. Copy-paste. Copy-paste. Ay. Up grower din. Parang si Derek. I love it. Grabe. Okay. So, kung magiging ano ka, food. Anong food ka? Ano, Paul? And why? Kung magiging food. Kung kakainin ka. I mean, kung pagkain ka. Pizza siguro. Ah, talaga? Lagi kong hanapin. Ganun, parang. Ay? Mas madaling kainin. Lagi kong para sa'yo pala. Diba? Wow! Pizza, pagka may mga happy moments at ganyan pizza. Uh-oh. Wala may isip. Oh. Laging nandiyan para sa iyo. Wow. If you're an emoji, ano namang emoji ka? Siguro yung favorite ko na lang lagi na ginagamit yung emoji. Ano ba? Parang hindi siya facial expression emoji, okay. 100 na talaga. Ah, yeah. Parang positive and real. Yes. Parang positive lang. Yes. 100%. Oo, parang ganun. Nice. Okay. Ginagamit ko rin yan. Okay, back to Gil. Gil, you were a virgin until the age of? 18. Batay. Ah, 18. Wow. Hindi ka masyadong ano ha? Early nag-discover. Actually, nung high school kasi ako, super-torpid ako high school. So, as in, wala akong girlfriend nung high school. Hindi ako lumalabas. Never ako nakipag-date. Ah, really?
Ganun wow, ka-tort. Why? Super tort. Wala, ganun talaga ako eh. Ako mag-boy school. So, Ateneo ka, diba? Ateneo High School, oo. So parang yes, may swaray-swaray pa kami. Minsan sa mga swaray na yun, wala akong kinakausap eh. Nasa mga pagkain lang ako. Kumakain lang, anti-social kasi... Oh, wow. Supportive ko dati. So, sandali, all boys school ang Ateneo ba? Dati. Ah, ngayon, kasi, okay. Oo. Co-ed na, di ba? Ah, so dati... so dati all boys school. And then you transferred, di ba? Mag-college, naglasal ka naman, di ba? Oh, grade school, high school, Ateneo. For college. Imagine, oh. Di ba, torpe pala ang isang guild noong araw. Grabe siya. Hindi ko ma-imagine, ha? Talaga? Okay. Lights on or lights off, Gil? Lights on. Ha? Why? May why ako, di ba? May follow up ako, why? Because I want to see everything. Ah? In the room. I love it. In the room. Okay. O, sige. I'll accept that. I want to see everything. Sex or Wi-Fi? Both. Sex and Wi-Fi. I love it. Okay. Okay, di namili. Ah. I love it. Both. Okay, what's the best time for sex, Gil? Anytime. Oo nga, di ba? Tama. Okay, what's the best food to eat after sex? Question. Saka nag-isip ka. Pwede namang drink din kung gusto mo drink. Siguro yung pagkain na madali lang ano, tainin sa bed para like afterwards pwede kayo mag-fix or something tapos kain lang kayo. Pizza. Okay. Okay, tama. Madaling kainin sa bed. Ito yung madaling kainin sa bed. Okay. What? Okay. Describe your sex life, Gil, in one word. Now. As in, ngayon to. Sad. Ano? Sad. Sad face emoji. Quarantine. Sad quarantine. 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 Tama. Oh my gosh. No? Grabe. Aren't we all? Aren't we all? Kuya Alan. Please lang. Okay. So pag natapos na itong pandemic, ano gagawin mo, Gil? Natawa ka. Okay. Oo, sana matapos na, no? Grabe. Okay, eto Gil, if you'll get locked down in an island with just one person, who will you choose and why? Yung tipong matagalan, ha? Kahit umabot ng 1 year kayo na naka-lockdown dun sa isla, mga ganun. I mean, wala akong girlfriend ngayon, but if I have a girlfriend, siguro girlfriend ko, kung wala akong, kung hindi pwedeng choice yun, Pepper. Dadating ko yung dog ko si Pepper. Eh, as given na yun, okay lang isama si Pepper. Pero may ibang, may tao ka pang kasama, syempre. Sino pa? Pwedeng crush mo, kung sino mong ano mo, fantasy mo, kasi Bill ano naman so. Bill Gates, kasi may pera yun. Ay, ano, grabe. At kakahiwalay lang. At pag hindi, pero bisa ganun na, syempre para... Ano ba? Huwag yun. Hindi, huwag yun. Oo. Ibang okay. Yung syempre yung ano, yung gusto mo makasama sa island, yung ganong tipong romantic, ano, getaway chururut. Maging girlfriend ko at that time. Diba? I mean, better to go through life with someone you love. I know. O sige. Meron magbigay tayo na lang isang person na gustong-gusto mo. Kung magbibigyan ka ng chance to be locked down in an island with that person, sino kaya yun? Kasi given naman yung girlfriend mo, syempre, yun naman ang isasama mo kung may girlfriend ka, diba? Pero yung biling wala kang girlfriend, diba? O, so, who will be that person na gusto mong makasama doon kahit pang matagalan? Wala ka bang crush, Gil? Hindi naman sa, I mean, kahit okay. Crush ko naman, hindi naman ano eh, like, hindi naman yung sabihin sa kasasakitan. So, okay. Parang, kailangan talaga yung ano eh, someone na willing kang, ano, maging crazy with, yung mababaliw kayo sa, ano, sa island. So, parang ganun lang.
partner mo talaga sa buhay na okay lang kung magbaliwan kayo sa island na yun. Okay. O, sino yung ganyan? May naisip ka ba? Talaga naghaharap ka ng pangalan. Diba? I need a name. Charot. So, wala ka talaga maisip, Gil. Wala. Sorry. Alam mo, ikaw, pinahirapan mo sarili mo. Pwede ka rin mag-mention lang ng kusino. Okay, eto na lang. Who's your biggest crush? O, dun pa rin tayo napunta. Who's your biggest crush? Biggest crush? Yan. Pero naman siguro. Alexandra Daddario. Ay, okay. Wow. Oy, napanood ko siya sa... Beautiful eyes. Oo. Yeah, I saw her sa... Napanood ko siya sa ano? Why Women Kill. Tama ba? Napanood mo yon? Yeah. Have you seen that? I haven't seen it, pero I think nakita ko na yung trailer nun. Oh, she's there, di ba? Oh. Ay, alam mo, oh, matutuwa ka. Maganda role niya doon. Oh, you should watch that. Gusto ko yung series na yon. Eh, syempre, medyo may pagkaano kasi. Parang nasa ano siya eh, nasa parang tipo, katipo ng kasi ano before. Ay, hindi ko sure. Napanood ko siya somewhere. Itong ano kasi, kung familiar ka, oh, before sa, ano, sa Desperate Housewives, may pagkaganon siya. I'm sure. Okay. Napanood ko ng Desperate Housewives. Ah, okay. O, yun. Parang ito yung modern day Desperate Housewives. Andun siya, ang iyong crush. So, I recommend na panoorin mo. Ang cute ng role niya. Okay. Oh, at least may kang ginrap na name, ha? Finally. Okay, eto na. Who was, eto last, ano dito sa part na to? Who was the last person who saw you naked, Gil? Been a while. Ay! Been a while. Like, as in... been a while eh. Oo, hindi mo na maalala. Oo. You can't remember. It's been a while. Yeah, kasi nga rin, tsaka yung memory mo rin, di ba? Medyo may ano ka sa memory, issue ka sa memory. Charot! Oo. I mean, in my mind, like, one person lang naman yun eh. Pero, like, okay. Hindi ko na sasabihin kasi. Okay. Okay, I'll accept that. Okay, balik tayo kay ano, kay... Oh, thank you. Thank you, Gil. Oh, balik tayo kay Paul. Paul, oh, ikaw. You were a virgin until the age of... Bilisan mo. Bilisan ang sagot. 17. Ah, wow. Hindi kayo nagkakalayo ni... Oo, nagbakel pa. Nagbakel. At hindi kayo nagkakalayo ni... Ano, ni Gil, ha? Okay, lights on or lights off? Dim lights on. Ay, what? Ano yun? Ano? Nasa gitna. Okay. Sige. Parang ganyan. Parang ganyan sa ano ilaw. Konti pang dim. Oo. Okay. Sex or Wi-Fi, Paul? Both din talaga yung ano mo. Ay, okay. Oo, okay. Tatanggapin ko naman yung both. Okay. What's the best time for sex, Paul? Friday night. Ay, may specific? Oo. Parang kanta, Friday night? Oo. Friday night. Oh, di ba? Ah, talaga. Ay, doon ka lang? Yun lang araw mo? Yun lang ang araw mo? Pang weekend? Ana? Siguro ko rin ay feel mo. Like, kung may time to make love. Oo. Okay. Oo, kala ko pa Friday. Wala naman. Weekend. Okay, ikaw talaga. O, oh, pwede naman din. Okay, what's the best food to eat after sex? Ano eh? Milk tea pwede ba? Drink. Ayan. Ah, so malamig. Oo. Pwede naman. Siyempre, inuhaw ka, di ba? Na ano ko, napalaban ka. Napalaban ka, Char! Oo. Also, okay. What's... Okay, yun. Describe your sex life now in one word, Paul. Ako, baka ibang sagot. Ano? Ano? Thank you. Wale. Ano sagot mo? None of the above yung una kong sagot eh. Ah, okay. None of the above. None of the above. None of the above ang ano mo, ang sex life. Ano, missing, ganon. Non-existent.
Ganun ba? Hindi totoo. Ikaw tatawa-tawa ka. Wala. Wale. Nga. Ha, talaga? So kung how long yung, kung gaano ka long yung ano, yung quarantine natin, yung lockdown, ganun din. Mm-hmm. Ay, grabe. Oo. Ah, sobra pa ata. Grabe siya. Okay. Oo nga, no? Parang wala ka naman love life. Ay, mamaya na. Ay, mamaya. Ano ba yan? May naisip ako. Bigla in-edit ko. Okay. O, sige, mamaya na. If you get locked down, eto na. If you get locked down, Paul, in an island with just one person. Ayan, sige nga. Gusto ko marinig ang sagot mo din. Hindi ako sinong love mo, Kuya Alan. Ah, okay. O, sige. Okay, ako sino love? O, ngayon. Sino ba love mo ngayon? Wow. Sino ba love mo? Oo. Di ba, Paul? Hirap, no? Ay, hindi. Naku, may isasagot to si Paul, eh. Pakasama mo sa future. Ay, forward moments. Ah, may future nang nagaganap. Oh. I love. Naiisip na mga future. O, sino nga? I need a name, oh. Grabe talaga, siya... need a name. Oo, siya ba? Crush ko na lang, siguro. Crush ko na lang. Ah, oh, sige. Ah, sige. Sige na nga. Kailangan mo ng name. Sino ba crush mo? K-pop. Si Chaeyoung. Ay, oo. Sino? Si Chaeyoung. Sa Twice. Sa group. Ah. Ay, yun na. Di ba dati si ano? Manoban? Sino yun? Manoban? Lisa Manoban or Sam? Hindi mo ba crush si... Manoban. Ano ba crush si Lisa Manoban? Hindi. Okay. Ah, so sa Twice. Twice ka na ngayon. Ah, okay. So, siya yung gusto mo makasama. Okay. Eh, next question ko, who's your biggest crush? So, siya rin yung sagot mo. Siya rin. Ah, wow. Bakit? Ba't mo siya crush? Anong meron dyan kay girl? Pagka hot vibes siya na may pagka cute vibes eh. Yung pwede Wow. Hot palaga, sexy. Ah, so yun ang... Yun ang bet mo, combi ng ano, hot and cute. Gusto ko yung pwede. Okay. Okay, good. Who was the last, eto, eh baka nga nurse din to. Who was the last person who saw you naked, Paul? Ayan. Ano ba? Siguro mga friends ko. Kasi pagka babakasyon kami, tapos isang suite na room, tapos minsan yung showeran dun, yung shower. Common. Pwede mo yung angat yung... Aya, oo. Blind, so... Yes. Siguro butt naked lang, ganun. Huh? But hindi ka humaharap pag ano. Ah, okay. Kala ko gaya ni Derek, sabay-sabay kayo nagsha-shower together. Hindi naman ganoon. Solo-solo naman. Solo-solo. Ah, asaran. Ang cute. Nice. Okay. Ito, last part na to, Paul, ha? Diretso ko na sa'yo. Mamili ka sa tatlong reveal. Kili-kili reveal, number one. Number two, full outfit reveal. O kasi 'di ba si Tom Holland nag-viral yung picture niya na pag ini-interview siya virtually, ang suot niya formal sa taas tapos ang pambaba niya boxer briefs. O yun. So gusto naming ano, malaman ngayon kung naka-bench body ka rin ngayon. Suot mo diyan sa suot mo diyan sa outfit mo ngayon na nakikita namin. Number three, jowa reveal. Wala na to. Alisin na natin 'tong jowa reveal dahil wala ka naman ng jowa. So, pili ka doon. Alam mo, gawin mo na pareho. Diba parang gaya ni Derek? So, number one, kilikili reveal. Yay! Ay, may nahulog. Yeah! Yes! I love it. Ang kinis. Full outfit reveal. Anong suot mo sa ila? Under. Under. Talaga naka-joggers ako. Ah, joggers. Grabe naman itong mga bench hunks na to. Nag-expect pa naman kami. Charot. Oo. Grabe. Kala ko ito na yung paraan para masilip ang kung ano mang suot. Charot. Okay. Oh, thank you. Thank you, Paul. Wow! I love it. Okay, Gil na ulit tayo. Mamimili na lang si Gil ng reveal. Eh, syempre, gagawin na rin niya pareho, di ba? Pipilitin na natin siya. Pipilitin natin siya. Kilikili reveal, number one. Yay! Woo! Ay! medyo konti lang yung ano. Hindi masyado mabuhok talaga si Gil. I love it. Ang kinis. Okay, number two. Full outfit reveal. Sige na. Ano kaya ang suot mo sa ilalim ng iyong shirt? Ah!
Okay, jararan! Okay, ito lang reveal! Look lang, yeah, slow mo. Ah, sure. Ay, nag-agarnin! Ayoy! Confi- again, I love it! Winner si Gil! Winner si Gil! May pasilip ng bench body. All the time. Bench. Oh, ang galing. I love it. Ang sexy nun na yung pagkakapasilip ni Gil na. Hoy, Paul, wala ka bang bench body, ano, underwear sa loob, sa ilalim niyan? Joggers? Okay, o patingin. Ito, patunayan mo. Ang galing ni Gil. Ay, nice. Galing. I love it. Yay! Pinatuwa ako ng bongga doon na. I love. Thank you. Okay, ito na. Ito yung pang last question ko na medyo SPG. Tinanong ko rin kanina kay ano kay Derek, 'di ba? Have you heard of ano, Paul and Gil? OF. Oh, yung OnlyFans. Oh, aware din kayo sa OnlyFans. Ikaw muna, Gil. Yeah, I know. Oh, yun. Oh, 'di ba medyo medyo mahaba yung pasakali ko sa kanya kanina. Pero, ang ending nga doon is, kung ikaw ay, hindi ka naging artista, you're just an ordinary person na, di ba, na gipit ka sa pandemic. Pero, ikaw pa rin, Gil, yung ganyan ka pa rin kagwapo, ganda ng katawan mo and all. Hindi ka lang artista, hindi ka kilala or ano man. Sa tingin mo, dahil gipit na gipit ka sa panahon ng pandemya, wala kang trabaho, pero kailangan mong buhayin ang sarili mo at ang mga mahal mo sa buhay. Posible kaya na you'll resort to OnlyFans bilang paraan para masolusyonan yung iyong problema? Inubok ka. Unang-una, before answering that question, gusto ko lang sabihin na for those sex workers, for those with OnlyFans, na they do these things para to earn money to pay for the bills para may makain sila in a day. I think we deserve respect as well. I don't think we should judge them for their work. Sex work is still work. Yung OnlyFans, trabaho pa din yan. So, hindi ko talaga sila ginajudge. I don't think bastos sila or kadiri sila or anything like that. It's just work for them. Yeah. Yes. Pero, that being said, hindi ko, siguro for me, it's not something I would explore. Kasi, wala, parang I would want to explore something else. Pero kung kasi, of course, yung iba, parang yan talaga naman yung, I guess, talent nila or dun sila magaling, pagiging model or pagiging OnlyFans model, being able to sell content. So, baka sila, yan yung level or yan yung parang kumbaga forte nila or expertise nila or trabaho kung saan naku-flourish sila. So, I don't judge them for that. By all means, kung, if you have the body for it, go ahead and be an OnlyFans model. Ako, I would just rather explore different things. At saka, kung wala naman ako sa showbiz, yung tatay ko naman kasi, I think he'll be able to help me find work. Wait lang, Gil. Wala kang tatay na ganon. Kumbaga talagang you're pushed to the wall. Ito talaga yung parang... Yeah, okay. I would just rather explore different kinds of work na feeling ko I'll be able to do better. Siguro, I don't know, even if it means I'll have to work sa isang 7-Eleven or sa isang convenience store or, In a pandemic setting to, ha? Okay. I would be able to do yung ganung klaseng trabaho better than be an OnlyFans na model. Pero again, hindi ko sila ginajudge. Yeah. Go do your thing. It's just not for me. Okay. Yeah, I'll accept that. Yeah, valid naman yung pagkaka-explain mo. I love it. Oo, di ba? Hindi naman talaga lahat. Hindi naman, it's not everyone's cup of tea, kumbaga, di ba? Kanya-kanya tayo ng discard eh. Okay. So, again, hindi ko talaga sila ginajudge. Like, yes! No judgment! At the end of the day, magugutom ka ba? Just because, like, ginajudge ka ng mga tao na, uy, nag-only fans for something. Siyempre, these people, they have families to feed. They have themselves. Kaya, they have to survive. They have to survive. So, kung yan yung trabaho mo, if that's what you want to do, please, by all means, go. And don't let anyone judge you for it.
Yes. At saka kasi nga, Gil, sa panahong to na nasa ganito tayong sitwasyon, it's easy money talaga. Let's face it. Diba? Oh. So, it's easy for them. Like, yung at saka marami malang... maraming ano, maraming magsusubscribe. Maraming exactly. Oo nga. Diba may napanood nga akong ano, diba? Yun yung kinwento ko kay Derek kanina. Yung Be The Man. Yes, may 200K siya easily because of the subscription. May ganun naman talaga. So, if you can, imagine kung you earn that, diba? That big sa ano panahong pang to. Kaya, diba? To each his own. Kung ganun yung ano. Pero ikaw ay, okay, I respect that. Kung saka, ikaw naman ay ganyan ang opinion. As far as saying na parang, let's say, kung malaman ko na isa sa mga kaibigan ko, naging OnlyFans model. Yeah. If I know it's because parang nahihirapan sila, they're trying to get, bro or sis, push me and go do it because at the end of the day, you're not for yourself. But, so I wouldn't be, hindi kita ay unfriend kasi kasi gumawa ka ng OnlyFans. Kasi, I love it. Uh-oh. Galing. Ganda. Ganda-ganda naman. Ang ganda ng pag-explain. Galing. Okay. Ay, bongga. Okay, ikaw na, Paul. Ikaw naman. Ano opinion mo doon? Kasi hindi naman din siya illegal eh. So, bakit mo rin siya illegal? Yeah. Ang mas, parang mas i-judge pa nga dapat yung tulad din ang sabi ni Derek. Yung mga subscribers doon na kinakalan sa ibang sites kung nakikita. Exactly. Na tama. Medyo unfair talaga. As a model, siguro doon ako ano man, parang unfair talaga. So sana, yun na lang yung gawin nilang parang favor sa mga models. Kumbaga, yun na yung iyan nila na huwag na nila ikalag. Tama. Kino oo. Na din sa matap guys, di ba? Okay. Site. I know. Oo, actually it's based in London yung ano, yung OnlyFans. Pero kung ikaw if it happens to you na ayan ang ganda ng katawan mo, Paul, at alam mo namang maraming ano, may gusto siya, nagpapantasya sa katawan mo, sa itsura mo, at wala kang choice, na kailangan mo makasurvive, will you do it? Personality ko kasi, di ba, parang pag-tignan ko lang picture ko na awkward ako sa sarili ko. So parang... hindi mo naman kailangan tignan, yung mga tao naman titingin. Liberating talaga para sa akin. Siguro, itutuloy ko lang yung dream ko na parang gumawa ng sarili. This is that, pag-aayusan ng kotse, ganyan. Ah. Mga setup ng cars, kasi mahilig ako sa ganun. So siguro, parang... Mag-iisip ka ng ibang racket. Oo. Kasi parang feel ko parang para sa personality ko. Okay. Tama naman. Meron naman talaga kanya-kanya naman talaga ng ang mga ano, prinsipyo ang mga tao. Hindi ko kayo na-convince hindi ko kayo na-convince pareho ha si Derek, ang bilis. Charot. Okay, oh thank you. Yee, ang ganda ng sagot. Okay, eto medyo pa ending na tayo. Kay gusto ko na itinong kay Gil. Gil, close ba kayo ni ano ng cousin mo, si Diego Loizaga? Yes, love Jegs. As in, miss ko yun si Jegs. As in, I was seeing him si long time. As in, you know, parang we started getting medyo close nung like, nasa college pa ako. And basta we were around like mga 18-19. Parang, parang dati kasi every family reunion lang kami nakikita. And then, parang may family reunion na doon talaga medyo nag-click kami. And ever since nun, parang he was always like a... like someone na like nakaka-hangout ko pa. Like before, we'd go out pa nga eh. Pero, ayun, Jegs is my guy. Yeah, pinsan ko yun. Wow, nice! Ano yung pinaka-ano, bonding nyo na ini-enjoy nyo magpinsan? I mean, I haven't seen him in a while, Kuya. Yes, before pandemic pa. Yes. Pero, dati like, as in... nag PS4 kami. Tambay lang kami, typical voice yung parang video. Yes. Nice. Nakapag ilang out of town trip na din kami ni Jay. Okay. Pero before pa yun, like, before. Yes, oo. Tapos, how about your mga titas, Teresa and Bing Loizaga? How close are you to them? Tita Bing is, like, out of, between Tita Bing and Tita Tong. Si Tita Bing, talagang mini-message ng dad ko. Kasi makulit yung dad ko eh. As in, very makulit yung tao. So, pag, di ba, nung Beautiful Justice, kasama si Bing past. Pati niyang tinetext si Tita Bing kung, kamusta na si Giri, gano'n. Late pa siya sa group, gano'n, or something like that. So, si Tita Bing at saka yung dad ko, close talaga sila. And, kami yung Tita Bing, you know, Tita Bing is always a text away.
Mm-mm. Ano mo, sobrang nakakaaliw si Bing. Kaya niyang umanoy sa mga bagets. Nag-guest ko siya dito last time, eh. Mga two episodes ago yata. With the cast nung, oo, nung teleserye niya with the cast. Alam mo, ang close niya sa mga bagets. Marunong siyang dumibuild sa, alam mo yung mga kabataan. Kaya niyang sakyan yung mga trip. Sobrang cool yung tita Bing. Correct. Like yung fun previous show namin sa Beat for Jet. Kasi like yata mga girls. Tropa niya. Kakatuwa. Ang cool. She's a cool ano aunt. Yo. Yes. Okay. Tapos ito may ito isang ano last na talaga Gil. Kasi may sabi ka in an interview na parang you're most likely to retire from showbiz early. Bakit mo nasabi? Ayaw mo na ba? Ba't mo nasabi 'yon? Hindi, okay. Ganito lang 'yan kasi di ba nagtitikip mo sa question game lang yung parang out of sa cast member sino yung most likely to ganyan-ganyan. So, yes. Pala yung kasama ko doon, siguro, unang-una si Ruru, so pagtagal na niya sa showbiz, at mas bata pa sa akin si Ruru. I know. So, most likely, mas tatagal pa yung career niya. Shaira, matagal na din yung career niya, kasing age ko lang din si Shaira, pero mas nauna pa siya nag-start. Si Ara, mas nauna din nag-start. And then, di ko naman sasabihin si Sir Richard Yap, di ba? Or si Miss Malu. So parang sa aming si Ashley din, Ashley Rivera. So sa cast, parang napaisip lang ako, siguro kung meron man, ako siguro yun. Kasi late ako nag-start. Pero di naman ibig sabihin na parang gusto ko na mag-retire, gusto ko mag-start. Exactly! Pero kasi doon sa intention lang naman yung question. Pero di naman, wala naman akong intention talaga. I love it. Oo. At least explain mo ha. Kasi nung reaction nung puno, kasi parang ikaw talaga yung unanimous na ano sagot nila. Tapos ikaw din talaga yung ano, sumagot ng sabi mo, ikaw rin sarili mo. Sabi ko talaga, ayaw na ba niya? Ayawan na ba? Ayawan na ba oh? Hindi gusto pa ba? Okay, yay. I love it. O, na-explain mo naman yung side mo. Baka ako nakapag-movie eh. So, hopefully na. Exact. Correct. Anong gusto mong movie, Gil, if ever? I want a nice rom-com movie. Mga favorite kasi, isa sa mga favorite movies ko yung Before Sunrise. Yes. Parang ganun type of movie na dialogue-heavy pero very romantic. Yes. Oo. Correct. Ganda. Sana nga. Oo, gusto ka namin panood. Okay, ending na natin. Ano na mga, ito na, tuloy ko na sa'yo. Ano mga plans mo pa this year, Gil? Ano pa mga abangan sa'yo? Promote ka na anything. Yeah, but syempre yung Taste Buddies is still ongoing. So, kasama pa din yung Taste Buddies sa plans ko for this year. And I'm taping yung Love Stranger, yung kasama ko si Jan. Oo, yes. Exciting yan. Hopefully, I just get to save up enough money. Right now, focus ko lang ay mabakunahan at ko yung COVID. And then, Mama, lahat tayo sana. And then, naniniwala kasi ako saying sa kasabihan na parang save for a rainy day. Kasi di naman, alam mo naman pag showbiz eh, pag may teleserye ka, pag may project ka, okay, goods, may pera ka. Eh, paano kung wala na? Kung wala akong teleserye? Maswerte ako na may Taste Buddies ako, pero paano kung wala akong Taste Buddies? So, you need to save up. So, ayun, that's part of my plan to save up kasi I don't know, this money won't last forever. So, I don't know how many shows I'll get, how many projects I'll get. So, see habang nandito pa. Yes, tama, galing, correct. Hihi. Thank you, Gil. I love it. Galing-galing mo talaga. Galing. Okay, ikaw na, Paul. Paul, anong-ano? Ayun. Anong aabangan sa'yo, Paul? Ay, wait lang. Kanina binabanggit ni Gil si Diego. May gusto ka ba sabihin? May gusto ka ba sabihin? Nagulat ako ng pinsan sila pala. Ikaw talaga. Before, magkasabay kami niyan eh. Lagi sa mga basketball. Basket. Dati nagbabasket din kami niyan. So, nagulat ako. Kaya sa pala yung Kale. Tapos lahat alas nasa artista lang talaga. Hindi siya aware. Alam mo, hindi mo ba alam na tita ni Gil pareho, sina Miss Bing at Miss Teresa Loizaga. Cuerva.
Oo, Cuerva siya. Yung Cuerva ni na ano, Cuerva ni na Bing at ano, Teresa, yun ang Cuerva ni ano. Kaya magkakapatid ang kanilang, ano ba, yung dad mo, di ba, Gil? Oh, yung dad ko, actually, pinsan ko si Tita Bing. Pinatawag ko okay. Si Tita Bing. Kasi siyempre, mas matanda si Tita Bing. Yeah. Okay. Ikaw naman pwede siya, Uy, Bing, di ba? Yes. Siyempre, correct. Okay. Yung mom ni Tita Bing at ni Tita Tom, ate yan, ate siya ng tate ko. Dad ko kasi yung youngest family. Tapos malaki yung agwan nila eh. Parang mga 20. Ayun. Ayan, so naipaliwanag ang ano, family tree. Family tree. O, ikaw na, Paul. Ano pa nga, promote ka na. Ano pa abangan sa'yo? Yay! Mag-test kami ng dad ko sa Game of the Gen. Sa mga kanyang. Uy! Kailan yun? Walang Sundays pa rin. Mm-mm. And, ayun, gusto ko lang pasalamat din sa mga nanonood dyan sa lahat ng sumuporta ng ano, I Can See Dalot Out sa Dalot's Recipe. Yes, rating. Sana may book to and sana may next show ako. So, abang-abang lang kayo. Thank you sa walang sakong support. Wow naman. Sandali, ano yung game of ano Game of the Gents? What's that? Minessage kami na kami ng dad ko. Siguro nakapag-guest ka na ba din? Parang feel ko parang gusto ko nga. Actually, in-invite ako mag-guest kaso ayaw ng dad ko eh. Pero bro, yun nga, parang Game of the Gents, based Game of the Generations kasi yun, di ba? Parang okay. Ng tatay generations. Naging uso sa generation ng tatay ni Paul. Yeah. Sorry. Okay, so, nice. Ay, ganun yung concept. Masaya ito abangan nila. Kasi may ayun. Masaya yan. Oo. Panoorin nyo. Oo. So, game si Daddy. Si Daddy ni Gil hindi game. Oo. Kasi hindi naman showbiz Daddy ni Gil. Very private person. Very private. Ayun. Okay. Yay! Oh, thank you so much. Pero wait lang ha, Paul and Gil, bago tayo sabay-sabay na magpaalam tonight, samahan nyo muna ako. Kasi saglit for as we pay a mini tribute, ayan, patayin natin ang music. As we pay a mini tribute, ako, Diyos ko, iniwasan ko to eh. To a dear friend. Okay, yeah. To a, ano ba yan? To a dear friend. Wait, kaya ko to. A well-respected showbiz journalist and a well-loved person and icon in the entertainment industry na ginulat tayo ng... ginulat tayo lahat ng iwan niya tayo last night. Yeah. Actually, sinadya ko talagang magsaya-saya tayo the whole show. Ba yan? It's okay. At iniwasan ko muna pag-usapan siya. Ito nga, baka maging emotional ako at hirapan ako mag-show. Ay, pero sobrang mahal na mahal po na ang buong industriya. Si Tito Ricky Lo. Ayan. And I actually want to dedicate tonight's show to him kasi meron siyang, hindi nyo alam, meron siyang special feature dati sa Philippine Star na Body Talk. Yun, where he interviewed mga, usually mga hunks, mga ganyan, mga guys, mga sexy actors, yon. Tapos minsan, naughty rin, yung mga, parang kwentuhan natin tonight, may mga intimate revelations, ganyan. But always light and fun and informative. Yan, di ko alam ko na body talk na kayo ni Tito Ricky before. But our show tonight is lovingly dedicated to you, Tito. Tito Ricky. Sorry, guys. Okay, Tito Ricky's... Tito Rick is actually, di ba after natin magsaya-sayahan, biglang ang bilis ng shifting ko ha. Kakaloka, kaya ayoko tong simulan kanina talaga. Okay, so Tito Rick is actually my neighbor. We live in the same building here in QC. Pero nung mag-pandemic last year kasi medyo bihira na lang siya pumunta rito. Doon na siya sa house niya. Dito lang din, somewhere in QC. Pero lagi siyang tumatawag para mga musta and nung pandemic last year. Sobrang daming beses niya akong pinadalahan ng food. As in... Tapos tuwing bibigyan niya ng pagkain yung mga guard namin dito, dinandamay niya ako palagi. Tuwing pinapadala niya ng food yung relatives niya, na binilhan niya ng sariling unit dito rin sa building namin, pinapadala niya rin ako lagi. In short, lagi ako may ayuda from him. Wait lang. Ganun siya ka-sweet at ka-generous. The last time we talked was yung birthday niya. Last April 21, tinawagan niya ako kasi padadala niya raw ako ng handa niya and ang dami kong food nung araw na yon dahil sa kanya. At ang sarap ng food in fairness. At ang sabi niya sa akin, matagal na siyang hindi lumalabas ng bahay at work from home lang talaga siya kasi nga nag-iingat siya. He was very careful.
Ay, wait lang. Kayo muna, Paul and Gil, meron ba kayong any, ano, fond memory of Tito Ricky? Kitang-kita naman how Tito Ricky was, Tito Ricky Law was well loved. Ako personally, I mean, I've been interviewed so many times by Tito Ricky. Tito Ricky, yun nga, ma-text siya, no? He would also text me as yes. well. Any questions. We even did an interview through text. Most recent yung nakausap ko siya was sometime end of last year. And that's something, ano, no? He really touched, I guess, the lives of not only the people na in-interview niya, hindi lang sa entertainment, pero he touched the lives of people in general kasi alam mong mabuti siyang tao, yung wala naman siyang masamang ano, intent. And like, siguro mas malalim yung relationship niyo with Tito Ricky kasi mas nakilala mo si Tito Ricky. But I can just tell by the way he's touched you and he's touched the lives of a lot of people by seeing how, you know, shocked and sad they are with the news. Parang, he was a good person and you just wish na parang he was still around, na he was still here. Nabigla tayong lahat, no, Kuya Alan. Like, super. Nangyari ito. So, yeah. Thank you, Gil. Ang ganda nung sinabi mo. Ikaw, Paul. Recently lang, Kuya Alan, in-interview na kami ni Barbie Fortesa nung about I Can See You the Look. Kala ko sinong Barbie. Buti nalinaw mo. Okay. Tapos, nagkakabiruan kami na parang, Paul, sana mag-guess kita ulit, ha, ganyan. Ewan ko kung yun yung tinatanong yung mga budget talk, yung ganyan. Oo. Pero, nagkakabiruan na kami noon, simula nung nag-zoom kami, ganyan. Tapos nakita ko nga na how loving he is talaga. Ay, parang, ang ano eh, makikita mo yung respect sa each other, yung kahit nagtatanong siya ng mga naughty questions o kung ano man, yung respeto eh. Parang, yes. Ganun, yung hindi mo talaga mahanap sa isang tao, like, bihira mo lang mahanap sa isang tao. So, we really love Tito Ricky Law. And shocking talaga, shocking. Shocking. Pero, tama. At least, diba, kasama niya na si ating dad natin. So, for sure, he's happy. We love you, Tito Ricky. For sure, marami siyang kwento up there, Kuya Alan. Marami siyang ikukwento. For sure. About life here. Makikichika si siya, God. Oo, si Pepper ba yan, Gil? Oo, Pepper to. Bagong gupit to. Shave na siya. Wow, ang cute naman ni Pepper. Okay, eto nga. Eto yung pinabakita sa picture yung mga kasama namin siya. One of my fondest memories of Tito Ricky was nung nagkasama kami abroad nung 2014. Sobrang nag-banding kami nung manood kami ng ano ng rock musical ni Mark Bautista sa National. Yun mga photos. Yan, kuha yan doon. Sa National Theater sa London together with some friends. Mga, yan, sina M, yung mga friends namin na yan. Ay, ano nangyari? Gil? Okay ba ako? Nag-lag ba ako? Hindi, okay lang. Medyo okay. Nag-lag din ako nung... Pero okay na kaya lang. Oo, si Gil ba? Nag-lag ba si Gil? Ayun, so... Ah, nag-freeze ba si Gil? Ay, hindi. Okay, okay siya. Okay, so ayun. Ayun yung photos namin. Bali, nag-dinner kami after the show. Tapos naglakad-lakad kami sa isang bridge doon. Para ihatid namin siya sa kanyang hotel. Ay ang saya-saya as in isa 'yun talaga sa hindi ko makakalimutan ano memory ko ni Tito Ricky. So ayan, naglakad kami sa bridge natin sa hotel. Tapos ang saya-saya namin doon sa tulay na 'yon. Panay lang yung biroan namin, tawanan ganyan while enjoying the beautiful ano sky London skyline nung gabi na 'yon na medyo malamig, ang saya, ang sarap-sarap ganyan. Tapos binigyan niya pa oh, ano nangyari kay Gil? Ayun. Oh, ayan is back. Binigyan niya pa ako ng dollars, ha, nung time na yon para rin may pambili. Ganun siya. Napaka-sweet talaga ng tao. As in, binigyan, sobra. As in, hindi naman niya kailang bigyan. So, binigyan niya ako ng dollars para may pambili ako nung gusto ko. Ganun. So, isa talaga si Tito Ricky sa pinakamabait. Ito walang etos. As in, promise. Isa sa pinakamabait na tao na kilala ko sa showbiz ever. Walang masamang tinapay. Hindi namimili ng tao. Yung lahat kaya niyang pakisamahan, ganun siyang tipo. Kahit kahabnabi niya that time, ha, yung mga, sa mga junket niya abroad, yung mga biggest names in Hollywood. Di ba? Alam mo yun, di ba? Wala siyang ka-ere-ere sa... You're there. Okay ka, Gil? Okay, sorry. Can you hear me, Gil? You're there. Yeah. Okay. You're good.
Oo, kahit nung, yung time na yun, diba, alam nyo yan, kahabnabing niya yung mga biggest stars in Hollywood, di ba, mga international stars. Pero walang ka-ere-ere sa katawan si Dito Vicky, promise. He was talagang super humble, soft-spoken. I mean, hindi niya naisip yung kahit sikat siya and all. He was really a class of his own. And there was really no one like him. So thank you so much for everything, Tito Ricky. We will always remember and cherish you. We will keep you in our hearts forever. We love you, Tito. Hi. Ayun. Ayun, tama na. Stop na yan. Thank you, Tito. Bye. Okay. Thanks so much again, Paul and Gil. Ayan, ang shifting. Oo, salamat talaga. Sobrang appreciate ko kayong dalawa tonight. Thank you din po. God bless you both. Ingat kayo lagi. Naiiyak pa rin ako. Thank you so much, guys, for watching another episode of Tonight with Alan D. See you again sa next Tuwad episode. Stay safe, guys. Bye. Bye, everyone. Stay safe. Bye. Thank you, Gil. Thank you, Paul. Love you. Bye-bye. Bye, guys.